Dito po sa Pilipinas, wala akong nakita ibang produkto na quality. Mas mataas ang standard ng produkto kung di Salto lang. Yung mga gamit nila, moderno yun. For the good quality ng Salto products, hindi nila pwede pabayaan yun. Sa akin, yan ang napaka-importante, no? Quality talaga. Dito sa farm na to, we're happy to say na from breeding up to conditioning, we are powered by Salto Feed. Walang comparison ng Gallimax 21 pagdating sa breeding. Kaya kong itaya yung pangalan ko sa Gallimax 21. Yung chick booster nila, dali mo palakin yung cesium, ang sisigla, tapos may mga balahibo na. May isa akong manok na baldado. Ginagamit ko yan sa Derby. 2+ lang, not champion. The product itself has proven every time na yun yung gagamitin natin, healthy yung mga manok natin. Ang customer ngayon, tumitingin na sa health ng manok. Pag mas healthy ang manok mo, mas pupuntahan ka niya. Kinakailangan makita mo lang healthy yung mula sisiyo hanggang sa maging stag na panlaban niyan. Kuha ka na, satisfy ka na Satisfaction ko talaga na lumaki yung manok ko healthy sa tulong ng Salto rin. You're satisfied with the product, tapos yung samahan parang pamilya. Hindi ako sisikat, hindi ako makikilala kung walang protekta yung Salto sa akin. Dahil sa protekta ng Salto, naging ganito ako. Monthly, meron silang training seminars para sa kanilang mga tao para mas updated sila. Kaya napakalaking bagay ng suporta ng vet ng Salto. Lalo na nag-evolve yung mga sakit ngayon. Yung farm visit, hindi siya once in a blue moon. Hindi, talagang may regular na pupuntahan ka talaga nila. Sa technical nila, nag-advise ng mga programa sa vaccination. They was offered by other companies, sabi ko, we're not getting any younger. Magandang relationship namin, why transfer? That will make you inconsistent. I'm happy. Before pa naman ako naging endorser, Salto na rin talaga yung ginagamit ko. Tsaka kahit hindi ako endorser, ito pa rin gagamitin ko kasi tested ko siya. Humingi ka ng tulong sa kanila, readily, maisusuporta nila. Kasi nga, ang touring sa'yo is beyond as customer, di ba? So, diyan magaling din ang Salto. Yung mga alas ng Salto, talagang the who in the game fowl industry. Tsaka maganda yung camaraderie namin sa alas ng Salto. Another believe they wanted me to become an endorser, to build me up, to give me a pride. Nung naguna ako ng breed, nung 2012, medyo marami yung mortality ng sisiyo ko kasi wala pa tayong idea kung paano mag-alaga ng mga sisiyo lahat sa parte ng pagmamanok. Nagsimula ako mag-breed, ang mga problema ko dito sa farm, number one, tao. Number two, yung facilities. Number three, yung mga sakit ng manok. Mahirap mag-umpisa na nag-aral. Mas mahirap siguro kung hindi ka nag-aral etong pagmamanok. Kung gusto ka magbenta, medyo mababa pa yung value sa manok mo kasi hindi pa kilala, hindi pa ka nakaano ng mga derby, naka-champion. So basically, I started as a backyarder and I'm still learning day by day, basically.
malaki-laki rin ang tuition fee ko sa pagmamanok. Hindi ka financial stable, mahirapan ka talaga mag-survive, lalo na kung ganito karaming manok na. Sobrang challenge talaga mag-breed. Oh, mahirap mag-breed, lalo na pag walang tutulong sa'yo, walang gaguide sa'yo, kung ano yung gagawin mo. Nagkalnak tayo ng bit mission. Dinidisinfect namin yung farm. Gumawit sila ng Galimax 21. Nasiyahan sila. Ngayon, marami silang napalabas na sisiyo. Sa kunting production niya, ngayon, unting-unting lumalaki. Kontento siya sa produkto natin. Wala na siyang hahanapin pang iba. It was a good decision. I don't have any complaints with Salto. The service is very good. Malaki ang epekto sa farm ko kasi dumami yung manok ko. Naging healthy sila. Tumataas ang winning rate nila. Nag-increase ang sales ko dahil sa produkto nila. Ang kagandahan ng Salto, hindi lang maganda yung feeds, pati na rin yung service nila. Noong gumamit na kami ng farm management ng Salto, tapos yung vaccination program, feeding system, and feeds natin, vitamins, we are a lot better than we used to be. I believe Salto will go a long way and dominate the market. Hanggang may production na Salto, Salto pa rin ako. Quality yung feeds at saka maganda yung servisyo nila, panalo. Masasabi ko talaga na partner for production ang Salto. True partner for production. For directions on how to breed their chickens, and then but putting in mind always nang maproproduce nyo dapat nasa Philippine standard. Huwag ko kayong marami ho kasi at port nung may pera bili ho ng bili. Yan ho, mas malamang pagsisihan ho nyo lahat dyan. Kaya hindi baling start with a few materials, breeding materials, one or two bloodlines, but be sure na they have these qualities. Yung Philippine standard na sinasabi ko is a medium high, healthy, start from that. Para in the future, hindi ka masyado, if you want to sell them, mabibili ka agad yung mga anak kami. Para meron return of investment. Yan po ang masasabi ko sa mga beginners. Start right. And what is right? I would advise beginners and breeders alike, if medyo hindi sila contento sa binibigay nilang feeds ngayon, I think they should shift to Salto. Kasi continuous ang research ng Salto when it comes to feeds. Yan po ang masasabi ko sa inyong tapat sa loob ko. Let's try to shift to Salto. Magandang araw po mga kasalto. So hopefully maganda panahon nyo dito sa may area ko. Medyo makulimlim at medyo bumubuhos-buhos ang ulan. But anyway, kahit ano po ang panahon yan, napakaganda po ng ating maibihahatid po sa inyo. Dahil ang guest po natin ngayon na isa sa mga masasabi nating pundasyon in terms of breeding. Itong ating guest po ngayon ay masasabi nating nakapag-hold on sa isang bloodline na throughout the years na improve niya na hanggang ngayon ay masasabi natin namamayagpag pa rin sa mga labanan sa mga gitna. So makikita mo ito na nilalaban ng mga kilalang tao. Hindi ko lang babanggitin yung iba. But nalalaban as pure at nalalaban as cross. So medyo mahirap ito gawin kasi kadalasan mentality ng mga iba pag nag-i-inbred, lalo na pag tumatagal ang isang linyada, either nasisira ito, lumiliit o pumapangit, nagkakaroon ng mga recessive genes, or minsan nagiging parang takbo-takbo na or pumapangit na, nawawala na yung winning percentage. Ito pong guest po natin, na-maintain po niya ang quality nung ating kanyang particular na linyada na yun. Hindi lang na-maintain ang quality, na-maintain pati at na-improve pati ang physical feature at yung mismong outlook ng mga manok na yan. So mamaya, pag-usapan natin yan. Uungkatin natin yung kanyang sikreto kung paano niya mapanatili ang isang linyada na ng ganung katagal na very effective pa rin hanggang ngayon. Yan. So, magandang araw po rin mga kasalto. So,
ipapakilala ko na muna, pasalamat po lang muna ako sa inyo doon sa mga nag-tune in po sa ating webinar ngayon. So, abangan lang po, marami po kayong matututunan, lalo-lalo na sa larangan ng breeding. Ito, kilala itong ating guest nito. So, ito, malapit din sa, sabi ko nga, sa puso namin. Before pa ako pumasok sa Salto, kilala namin itong manok na ito. Kasi ito yung manok na pinanggalingan ng mga linyada na ito. Ito yung nagbigay ng panalo sa father ko noong time yun. So, before noon, ang father ko, mga manok niyan, medyo, ano niya, mga chapsuy-chapsuy. Nananalo mga hackpipe, pero normally hindi yan nananalo sa mga derbies. But once, nung nakita na nagkaroon kami ng linyada nito, nung kanyang mga kilalang linyada na ito, nakatikim po ang aking father ng mga championship in terms of derby. So, ganun po yung kalidad nyo yan. So, maraming salamat po. Abangan nyo po at mamaya magtanong lang po kayo magtanong kung may maisisingit natin para masagot po ng ating guest. Lalo regarding sa breeding or lalo sa punto ng inbreeding kung paano iwasan niya yung mga recessive genes na lumalabas sa pag-i-inbred ng mga closely related family. So, pakilala ko na po yung aking kasama sa isa sa mga kilala rin na sabi natin, hindi lang sa breeding, pati talagang sa larangan din ng pagkukondisyon at paglalaban ng manok sa bandang norte. So, kilala to. Ito ay dati na rin naging co-champion sa digmaan. Ito yung digmaan, nakalimutan ko lang year. Digmaan, yung isang klaseng digmaan. So, malapit na naman ito makatikim uli ng another champions. Hindi lang binigay, pero muntikan na naman daw. Ito nga, ano kanyang mga pitmaster. So, welcome po, Doc Ronald Dungka. Ayan. Ayan, good morning. Good afternoon sa inyo mga kasalto, no? Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre, sa mga OFW natin na watching today, Nag-freeze ka, Doc Ronald. Swerte po natin ngayon at pinaunlakan tayo po tanting bisita at guest natin na speaker na marami talaga tayong matututunan pagdating po sa larangan ng pagsasabong. Thank you, Doc Arvin, no? Pero so far, malayo pa tayo pagdating sa ganyan kasi very humble. Muntik na. Okay, konting na. Tuka lang. Okay na. Sige, okay lang. Go ahead. Oh, nawawala signal ko. Ayan, Doc. Okay na, no? Nawala ang audio mo naman. Hindi naman, Doc. Actually, kasi talaga tayo ngayon is aspiring na magkaroon talaga ng record. Pag-uusapan natin kasi napaka-importante ngayon para makarating doon sa tinatawag nating championship kasi nandito tayo ngayon kay sa guest speaker natin to learn something. Paano ba makarating dun sa tinatawag natin kasi mag-i-start naman talaga sa lahat sa breeding. Kung paano tayo mag-select, ano ba yung tamang selection, ano ba yung tamang tamang manok na ilalaban natin, ibibreed natin para makuha natin kampiyonato. At tamang-tama itong panahon na to na si malapit na naman ng breeding season, Doc. So kailangan natin maging maingat at syempre sumunod sa bagay na dapat nating sundin upang mas maging malesen yung tuition fee. Narinig nga ako sa mga alas ng Salto natin, napakalaki ng tuition fee. And thankful sa Salto, no, na kahit papaano ang Salto nagbibigay talaga ng tamang landas pagdating sa breeding. Kung tinatawagan natin ito yung tinatawag natin na mismo Diamond Program natin. Ito na nilalatag na namin mga kasalto. Napakaswerte nating lahat na andito ang Salto na ibigay. Hindi namin itinatago, nilalatag namin lahat. Kaya itong guest speaker natin siguro, Doc, hindi ko na kailangan patagalin pa. Ito, syempre, dito rin ako nagsimula. Yan. Diba? Dito rin ako nagsimula eh. Kahit papano, malaki ang natutunan ko. Sa foundation ng pagmamanok, ito yung isa sa mga nag-guide sa atin. At syempre, tawagin na natin. Kung sila, tinatawag nilang tito to, ako, tinatawag ko to uncle. Si uncle kasi pares naman kasi kaming Ilocano, kaya uncle ang tawag ko sa kanya. Pero Doc, di ko na patatagalin. Yeah, siguro pakita na natin. Pakita na natin kung sino ba talagang guest speaker natin ngayon, no? At sino ba yung magiging teacher natin ngayong araw na to. Yan. Next na po, pakita na natin. Wala pong iba, kundi po si Uncle Joe Alimboyugin. Yan, ang breeder champion. So, yan, Tito Joe, ang JNR Stone Art Game Park Breeders of Champion, welcome po sa ngayong araw at maraming salamat po, Tito. Pinaunlakan niyo po kami sa aming imbitasyon upang magbigay
ng lesson pagdating po sa pag-aalaga ng manok at most especially sa breeding po. Uncle? Well, magandang araw po dito. Magandang hapon at saka welcome sa inyong lahat. Yan. Landscape mo para hindi ka mahirapan. Baka mamaya mawala na naman. Ano mo lang, tagilin mo kasi mapapagod ka. Yan. Okay na yan. Atras ka nila ng konti para makita nila yung buong kagwapuhan mo. Yan. Yan okay. Po si Tito, kung tuwagin namin. Tito kasi hindi siya parang ordinaryo lang na parang alam mo yung mga kaibigan lang. So, alam mo yung mga tito, yung mga nag-aalaga ng mga pamangkin, nagbibigay ng suporta. Yan po si Tito Joe. Siya yung describe namin na tito. Pasok na pasok din yung word na tito yon. Hindi lang dahil para for the respect. So, yung meaning din ng tito, nandun din sa kanya. Diba, Tito? Salamat. Maraming salamat. Yan, okay po. Kapusta niyo po yung ating mga kasama. Pinashare ko na po doon sa kaibigan nyo yung ano, sana mapanood din nila. So, kamusta po ang production itong season na ito, Tito? Medyo naging challenge sa iba, lalo na sa area mo, Zambales. Okay naman. Kaya lang medyo tinamaan ngayon yung mga sisiw kasi sunod-sunod ang ulan. Ampot na ampot naman yun. Gumaling naman. Tawa na ito. Yan ang ano, pagpasok ng tag-ulan. So talagang may challenge ng opportunity pumasok yung mga bakterya. Pero so far, kamusta ang production dito? Mga nakailan ka production niya? Ganun pa rin. Hindi naman nababago kasi yung area constant naman yung area, ganun lang kalaki yung area, kaya kailangan i-parish mo lang yung area mo dun sa production. Pagka nag-exceed ka ng production against your area, masasayang lang yung pagod mo. Marami kang makakal. Kaya lang yung dapat. Binigyan kayo agad ni Tito ng isang importanteng ano kagad. Detalye sa pagbe-breeding. Don't breed beyond the capacity of your place, di ba? Totoo yan. Kasi parang ano yan, may self-limiting din, parang law of nature. So, sobrahan mo mismo yung mismo nature ang magagawa ng paraan para ikaldan uli yung ano. Masasayang lang din ang production mo. So, yung capacity doon ka lang. Ayun, tama yun. Tamang-tama yun talaga. Hanggang doon ka lang dapat. Pero kamusta naman po ang travel in and out po papunta sa Zambales? Medyo maikpit pa ngayon. Kaya hindi ko yung mga ibang kliyente na gustong kumuha, hindi ko masamahan kasi medyo maikpit pa. Lalo na sa katulad ng senior, medyo naghihigpit ang gobyerno natin. Although meron naman akong mga papeles, kung gugustuhin ko, nakakarating naman ako. Kaya lang, syempre because of my age, aalalay din yung pamilya namin, nag-aalala. So, kailangan ko mag-ingat. Yan. Si Tito, dapat mas maaga na natin na feature eh. Medyo nagkaroon lang ng reaction sa second dose eh. Nakaabang na eh. Mismong araw ata yun, di ba? Nagsabi, kumbaga, nilagnat sa second dose ng bakuna. So, nai-readjust natin. But, importante, na-schedule natin para maibahagi niya. Yung kanya mga wisdom throughout the years, maibahagi sa inyo mga kasalto. Lalo in terms of inbreeding. Tulong po sa inyong lahat ang mga discussion po natin ito para dun sa amenos castos po tayo. Okay. Yun, laki po yun ha. Yung dinaanan nila na through trial and error, palilitin po natin yung kasi yun yung tuition na sinasabi. So by listening dito sa mga webinar natin, nababawasan yung mga classes, kumbaga na kailangan yung bayaran sa tuition. So medyo nasa shortcut. Okay. Dalawang bagay lang yan, Doc. Breeding, at saka yung tamang breed at saka tamang pagkain ng manok. Makakamit ng gastos. Sa linyada ni Tito, parang ang daming saying parati na yung mga ibang linyada na luma, hindi na nakakasabay sa bagong panahon ngayon. Dahil moderno na ang mga manok ngayon, so dapat moderno din ang manok mo. So ang mga manok ni Tito, ito matagal-tagal na, pero ini-improve niya upang makasabay sa panahon na nalabanan na ang kalaban ay mga modernong manok. At nagpapanalo pa hanggang sa ngayon. Yan. Okay. So pag-usapin natin dito yung mga linyada mo na i-preserve mo ng ganun katagal na hanggang ngayon.
hinahanap-hanap kasi kukonti ka lang mag-produce. Diba, kaya ang dami mga pila ang nagre-request sa'yo. Okay. So, unang ano natin, guide question na nito, pag-usapan po natin dito, itong mga nasa picture na papakita natin, yung mga linyada nyo, kung ano po yung mga kwento nito, story nito, history, at kung paano nag-evolve yan hanggang ngayon. Okay? First slide. Okay. Yan po. Ano po ito? I think this is your yellow-legged hatch. Ito yung nasa kaliwa, ito yung okrob, ito yung Lepnospor Weber. Lahat yung manunang okrob ko, galing kay Jean Brown, puro Lepnospor Weber. Basta ang sindaso niyan, merong Lepnos at saka footmark. Mga pure ho ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, intensely inbred po sila. Ito nakuha ko ito noong October 1980 pa ho ito. Ngayon, ito makikita pa rin nyo sa labanan ngayon sa online kinaatong. Ang makikita pa nyo rin ito yung mga month na ito. Hanggang ngayon. Pero wala hong halo po yan. Yung iyang karamihan ng lumalabas, picom. Yung nasa kanan ho yan, straight com. Lumalabas ho yan kapaminsan-minsan. Pero minsan may taon pong marami rin lumalabas na straight com. Natural lang daw yon sabi ni Jean Brown. Sa linya nila ng Okrob Farm. Okay, yeah. Okrob coming from the name of the farm pala to Okrob. Oo, Okrob galing anong pangalan ho ng farm yan nila Jean Brown. Yan ito Okrob pa dito, ano, may idea ka kung ano yung naging mixture ito ni ano bagay process ni Jean Brown to produce itong Okrob hatch. Ito lang nakaraan, ito may dust ito ng Cecil Jones na Albany. Pagkatapos ito Doc Robinson, Clarence Stewart. Yan ang mga Clarence Stewart. Oo. Yan. Yan ho ang pinagsimulan niyan. Ang mga green leg ho na lumalabas, ang mga yellow leg ho na yan, galing ho yan sa green leg. Lumabas ho na yellow leg. Yan ho yan. Diyan ho galing ang mga yellow leg. Nung una, ang akala ko po, ang yellow leg ang nagbabato ng green leg. Baliktad po pala yun. Ang yellow leg galing ho sa green leg. Nung nakuha niyo po ito yung first batches niyo, ano po ito? Dark legs? Mga dark legs? Yeah, that was the first time na pinagkabit. Ang mahang broadcock ko noon is an old, 5-year-old broadcock, nag-yellow leg picom. Okay. Ngayon, ang mga po, ang mga dumating na babae, apat. Mga 3 to 4 months old sila. Cross with an old cat. Ayan ho ang simulan. Itong mga ano, parang may kwento kayo ron, parang yung mga initial nyo na apat na pulit, di ba? Ano po yung mga kwento nito, paano ito nag-progress? Na kung ngayon yung mga ano? Yung mga pulit ho na yun, wala sa Philippine standard ng mga itsura. Kung hindi nyo makikuha yung bloodline, malamang makal ninyo dahil hindi ho talaga sila maganda. Ang mga Amerikano ho, hindi ho mahilig sa itsura ano standard ng Pilipino. Sa bloodline ho sila nagbe-base na ng kanilang breeding. Ngayon, sabi ko nga apat. Apat po yung babae na olive green ang mga paa. Yung broadcock na matanda is a yellow-legged picom. Yung mga pullets were green, olive green and all picoms. Ang istorya po pala noon, yung mga olive green na yon, that was the first time, 1980 nung kumuha kami, that was the first time na pinag-meet nila ulit, pinag-cross yung green leg at saka yung yellow leg na okrob. Basically, yung green leg at saka yung yellow leg are one, sabi ni Jean Brown sa akin. And pinaghiwalay nung ni Eugene Brown, yung breeder na father ni Jean Brown, pinaghiwalay niya yung dugo for 10 years. Hindi ko naman alam yon. So, ang ginawa ko naman, lahat ng green leg, succeeding years na pag-breed ko, breed ko sa green leg. Naging bandaman tawag namin doon. Tapos yung mga yellow leg to yellow leg naging captain. At nagkaroon na rin sila ng
ng pagkakaiba sa style ng trabaho nila. Ano po pinagkaiba po itong yellow leg na ito? Ang yellow leg usually makikita mo may ano siya ng mas marunong ng konti, mas maingat, mas aggressive, mas may speed yung green leg. Okay. So far the cutting is same. The same lang sila sa cutting. Ano pong pinaka-characteristic po nitong Okrob in terms of mga fighting style at gameness? They are very game. They cut good and they are very game. Yan nga. Kaya lang, nung unang nag-umpisa yan, kukulangin yan, matatalo yung mga Okrob na yan dahil sa style ng mga manok dito. That's why you have improved on the years na pag-breed, may improve mo yung style din nila to come up with the Philippine standard. Hindi na sila pumapasok, maingat pa sila, umiilag pa sila. Pero nasa choice yun ng breeder. Kaya it all boils down sa breeder's choice yun. Yan. So basically, nung pagpasok nito, ang fighting style po nito, anong ano, kasi hindi ka under Philippine standard eh. Ano fighting style nila? Talagang aggressive sila. But with one of the most powerful bloodlines that you can have as the Okrob. Iba ang power nila talaga. Yeah. Ako, ito, tested nito kasi sabi ko nga sa inyo, before pa ako pumasok sa Salto, way back before, with a common friend ni Tito Joe, si Ma'am Pistong, so we were able to have this blood. So ito nga yung nagbigay ng mga championship kay Papa. So medyo nauna si ano, na-share ni Ma'am Pistong yon, na common friend na naman ni Tito Joe, yung bloodline na yun, medyo kaya pumutok sa Marikina yon, sa ranch yun. Basta yes, manok na parang ang alam lang nila Linyada doon, Okrob. Yes, oo. Totoo yun. Bakit po ba na tinawag itong captain? Saan ang galing yung salitang captain nito? Yung captain ho kasi yan, dahil yung parang captain of the ship, siya ang leader. Kasi pagka meron akong broadcast na yellow-legged na Okrob, pagka nilagay mo siya sa pen, kasama yung mga babae, tapos lalapit ka, talagang nakatingin lang siya sa'yo. Pag lumapit ka sa pen, lalapitan ka rin niya. Nakatingin lang sa'yo. Marang nagwa-warn siya na huwag kang lalapit dito. This is my territory. Parang captain of the ship. Na he is in command of the ship. Ganon. He is in command of the pen. Parang ganon ang sistema. He just keep on staring with you, looking at you. Parang nagwa-warn lang siya. That's why I called him captain. The Van Damme, because of his extra power at saka speed, that's why it was called Van Damme. See, so yung Van Damme na yun, galing sa kay Jim Claude, ha? Yung nasa artista. Yes, yes. May pinakaiba ba ito dito, yung straight com at pikom in terms of performance na parehong yellow-legged? Nung come 1994, I went to US to visit Gene Brown, no? And then, I asked him what's the difference between the yellow leg and the green leg, and he told me they are basically one. And what's the difference between a straight comb and the pecomb? I have my own idea of what I have produced here in the Philippines, and then he told me the pecomb are faster, more powerful ang yellow leg. Yeah, than the green leg, than the more powerful ang straight comb than the pecomb and more accurate. Pero dito sa Pilipinas, they come out the same, the speed and the cutting, because of the years of selection. Nakakaiba na lang siya. And if you have fights lately, our fights in online, if you see the Okrob, the yellow leg and the green leg, makikita nyo yung difference. But I'm very happy that they win. We win some and we lose some, but they are okay. I believe they are okay. So they will never win everything. So importante, they win more of the fights kaysa sa natatalo. So yan ang ano. Yan ang proof talaga na nakakasabay pa yung linyada na yan. So yung old saying na hindi na makasabay yung mga lumang linyada,
So doon pa rin yun sa pag-breed, sa selection, sa pag-improve. In fact, sa online, a few months ago, nakapag-champion na rin kami ni Coach Junel Cruz. At tapos, after the champion, nakapag-tama kami using this bloodline also. Some of the bloodlines of this and some of my bloodlines also, the Gals and the Bloodlines and the Halsies. Dito, okay. Dito yan yung King Arthur, no? Ikaw ko eh, Dr. Ronald. Yan yung King Arthur na entry, tama po ba? Yes. Oo, yung Messi Caba. Kasi maraming entry yung King Arthur. Oo, but ngayon... Basta Messi Caba kayo po yan. Messi Caba, but not all. Kasi because sa dami ng laban sa online na yan, kung ano-ano na, minsan yung marami nakatumbay na rin sa ibang bloodline. Eh, hindi katulad nung camping kami, this is state JAA. Oo, state JAA, Tanong Laglan. Now, recently, the fights of King Arthur Sigaba is composed of some bloodlines different from JAA. But they are good, I believe. Mr. Junior Cruz knows what he's doing, especially when it comes to pointing. Kaya lang mas gusto niyang hawakan yung sa manok natin because mas kabisado niya kung paano pagalawin. Okay. Parang kwento mo dito, parang pamana pa yan. Sa'yo din kamo ni Mapistong, di ba? Si Coach. Yes. Si Coach Junior Cruz. He's still very young during days. And then, ang mentor niya really was my compadre Pistong. And then after the demise of Paring Pistong, na pumunta na sa akin si Junel kasi binili naman ni Paring Pistong sa akin si Junel. Sabi niya, he's a very nice kid and please take care of him when it comes to this chicken things, no? So really, he's very close to me. Parang pamangkin ko ng buo si Junel. Si Coach, they called him Coach. Yan. So ito, picture po ng ito, mga bandam. So ito yung mga... Ito, question nila, Tito. Meron ba talaga itong, para sa tingin mo, meron ba itong infusion ng blue face? Kasi minsan parang may nakikita lalo pa naging straight comb eh. Sa tingin mo, meron itong blue face before? Sabi ng iba, they claim na blue face. Pero what I really know of this is, Doc Robinson ang nagsimula nitong mga green leg neck. Si Doc Robinson. So yan yung dito. Ito yung tinatawag nilang Doc Robinson hats. Yes, oo. But yung Doc Robinson hats, before he bred, meron ng dust ito ng former bloodline ng Oak Grove. Kasi the Oak Grove bomb was instrumental in the start of Doc Robinson's breeding. Eugene Brown gave some materials to Doc Robinson. And then when Doc Robinson started breeding, he came up with these green legs already. You will surmise na meron dugo na yan ng dati pa, before naging Doc Robinson yan, may dugo na ng Okrob yan. Yeah. Ano yung physical picture ito na Tito? Itong mga Okrob nito? In terms of, alam mo yung mga picture, mga ganun. Baka kasi magulat sila, baka hinahanap nila yung mga modern foul. Para may ideas mo, ano yung picture niya? Alin, what? Yung picture? Ano po mga picture niya in terms of physical attributes ang mga Okrob? Usually, hindi sila... Ngayon na lang siguro may lumalabas na mga sabi nating compare with some of them can compare now with this Philippine standard with the sweater looking, no? But usually they are very standard. Philippine standard lang sila. Very common lang ang pictures nila. Now they come, ang isang attribute nila, they come medium and high. Deep-killed sila. And then, yung sakit sa mata nila, malalim. Parang nagkasakit nung sisiw sila. Ganon. Mahaba yung tupa. Medyo hapis ang mukha nila.
Yun ang standard. Dito, parang lubog, parang lubog na dating. Lubog, oo. Yan ang standard ng mga off-road. Pagkaraan nun, yung kanilang kung tawagin sa tulatod, kung tawagin yung tubuan ng buntot ng mga manok. What do you call that in puel. English? What? Puel, yung samiputan, yung kabitan ng buntot. Sa English niyan? Yung mga basa yung buntot. Ayun, basta yung kabitan ng buntot. Yung kabitan. Maliliit yun. Hindi matataba, hindi massive. Pepino, kaya makikita mo, pagkasi mga 2-3 months, 4 months sila, nagra-rightail sila, pumapaling yung buntot nila. But at they come older, nagtumutuwid, nagdederecho-derecho. Pero makikita mo pa rin yung konti. Those are one of the signs of an off-road. Medyo rightail ang konti sila. Buti na-clarify nyo kasi minsan kala nila na sa particular may mali. So you actually, one of the traits. So na-try pa rin correct for now. Usually kasi pagka mga sisiw, nag-rightail, nagkasakit. Karamihan, nagra-rightail, pumapaling, karamihan. No, with the off-road, even when they are healthy, makikita nyo at 2 months, 3 months, 4 months, makita mo yung iba nagra-rightail. Then, they become better looking na pagka when 6-7 months, tumutuwid na sila. Yun. Usually, during the olden times, sa mga matatanda, ang pipiliin nila yung matataba, yung massive ang quill, yung tubuan ng buntot. They say that's a sign of power with the off-road, no? No. So, malalaman mo natin na yung power ng manok, nung individual power ng mga bloodline, hindi galing sa quill yun. It is in the genes. Nasa genes po yun, nasa lahi ng manok yung power. In fact, marami po kami na disgrasya na nun, sa bitaw lang namamatay sa sparring lang. With this off-road. With this off-road. Sa pitcho naman nila? Lawit. Medyo lawit. Parang halsey style. Medyo lawit sila. Lawit na mahaba. Lawit na mahaba. Oo. Yan. At least medyo maganda na nabanggit nyo na ikwento nyo yung mga feature na medyo parang misleading pag sa mga titingin na hindi nakakilala niya dahil makakala nila misan, kala nila lubog dahil galing sa sakit, pumapaling dahil kala nila nagkasakit. So, it's one of the normal feature talaga ng bloodline. Oo. Ganyan. Parang kilala makapalang kilay, parang may nakabukol. Parang sa agila may ganun dati. But because of selective breeding, makikita mo, may improve din mo din dahan-dahan, may improve mo yung mukha. Maalis mo rin yung mga features na gano'n na ayaw ng Pilipino. So ngayon, may medyo magaganda na rin ang mukha nila. Hindi katulad ng mga original. Yung mga original that will be designed that you have gotten a pure one, a good one. Yung mga lubog ang mahabang tuka, hapis sa mukha. Yan. During those time. Pero as time, sabi ko nga, because of selection, dahan-dahan na-eliminate mo yun. And then hanggang lumalabas pa na halos nasa standard na sila, yung features nila. itong linyada na ito, nawala ito ni Papa. Eh. Kasi alam mo naman, siyempre in terms of breeding, hindi naman siya ganun ka. Sige Papa, yan. Buti na lang, nang nabalik ako sa salto, naibalik ko itong linyada nito. And walang halong bida, itong crosses to sa particular mga sweaters, doon sa akin ha, nagpapalaw talaga mo. Oo, yan. Saan po ba ito magandang i-cross sa inyong palagay? Itong mga linyada ng okro? Ito, miski si Derwa, before Carl Smith, there was an article where he stated na you cross my okro, my sweaters with the okro, they should be good. He said that in one of his interviews, no? But before that, I have known that fact. Because those who have gotten okro from me, when like Jerry Alavia, yung back-to-back champion siya nun sa Araneta, Stag Derby, he used some pure okro of mine and some okro sweater. Nag-back-to-back siya noon.
sa Araneta at sa Sabacolod. Now, so, yan ang sinasabi nga na at one time sa buhay ni Juan, mababuhay ni Carol, naging empleyado siya ni Jim Brown. Okay. And told mo, he give two hands to Carol Nesmith. One side, two hands lang. Hindi wala siyang binigay na lalaki. Yan. So yan. May history din pala talaga sa Okro ba si Carol? Yan, meron na. Kaya pagka pinagsama mo yung dalawa, mag-click-click ka agad eh. Kasi yung mga kliyente ko noon, when I asked them, like Jerry Aldivia, what are you using? I use your Okrobs to fight and some Okrobs cross with the sweaters. And they were good. Yeah. Even in Tarlac are doing that. The Tarlac breeders are doing that. The Okrobs and the sweaters. So far sa akin, they cross well with 5K and mga possums. Most people will tell you that you breed the okra with the sweaters, they are good. Very common kasi tito, malamang may mga bloodline yan ng mga sweaters, so you can try this combination. So far sa akin, pero ito claim ko lang kasi ito yung ginawa ko sa akin. So Tito Joe has claiming din yung mga buyers din niya, has crossed it with sweaters and did well in the field. Oh, you can try. Yung mga kwan ko, yung mga kliyente ko, when I asked, they came up champion in it. 5-cock, 7-cock, 3-cock. When I asked them, what crosses did you use with my kwan, with my okro? I bred them with the sweater. So I know already before Carol said that in one of his interviews that you breed my sweaters with the okra, they should be good. And that's what he told. Yan. Okay, so all about okra, na pag-usapan natin, ang daming kwento dyan. So next slide tayo, pakita natin iba pang linyada dito, Joe. Meron pa isa akong linyada nito na, yan, ano po ito, Tito? Ah, the one on the left called, I called the Galmaso. It's a Galmaso because you know na lang what maso means, no? So next one. Pagdurog yan ng bato dito. And the other one on the right side is the DSA Halsey. This is my oldest bloodline, the one on the left side. This bloodline came in 1962, I think. Much older than you are. This is 1962 vintage. And still we have won. Last season, we had both four and the four won. Good ones. Good performance. This one, the red Halseys. I call them Halseys. Some people call them lemon. No, I don't call lemon. Mine is Halsey, not lemon. They always come, these Halseys, all my red Halseys always come straight comb, never a peak comb. Always yellow leg. It will throw only green legs on the hand side, not on the cup side. Mm. While on the Lemon 84, you see peak comb and straight comb on both sexes. And you see green leg, I think green leg and yellow leg on both sexes. Now mine will only throw green leg on the female side, and they all come straight home. That's the difference of this red Halsey vintage 1962 with the lemons. But the lemons are really good. I really respect this lemon 84. They are good cutters. Itong gal dito, anong particular ano to? Ito, diba si Maso Gal to, diba? Yeah, this came from Mr. Howard Belk. Ito yung pinaka flagship ni Mr. Bell, itong Gal. Anong karakteristik po nito? Extreme cutting, extreme gameness and power. Very good. In terms of punches, marami po ba ito magbigay? No.
It's like also a halsey. Mas mabilis, mas aggressive lang siya sa halsey. It's like, if you see, even the features, there are some specimens that you will, if I won't tell you, that you will tell it's a halsey or that's a gull, makukompuse ka sa dalawa. Because okay. Halos magkaparehas pala sila. Terms of, yung pinagkaiba nila in terms kasi pareho yellow leg. Alam ko, minabanggit ka sa akin dito, pinagkaiba ng gull in terms of palong. Yeah, oh. Yung palong, mas malaki ng konti ang palong. Karamihan ng gal, maliliit ang palong nila. Straight ko, maliliit. Yes. You will see, you compare the two. You compare the two. But sa tunay na estado, mas malaking manok yung gal na kwan. But look at the kwan, look at the kong. Mas malaki yung sa halsey. Ano yan eh, naalala ko lang yan, nabanggit nyo pero hindi ko masyado pinansin. Tapos diba meron kayo pinalaki doon sa ano, meron. Tapos tinitingnan ko nung naka-cord na, titingnan ko yung palong. O nga, sabi ko nga, parang yung palong niya medyo numinipis papunta sa dulo. Diba? Hindi yung typically parang palong na straight ko na buhay na malaki. Meron siyang korte. So, na madidistinguish mo na gal siya sa palong pala. But there was an incident. Mayor Sito Alberto asked me. Twice already he asked me at Araneta Coliseum. Joe, don't you think the halsey and the gull are one? I was really surprised when he asked me that. So I really don't know, Mayor, but what I know is my halsey came direct from halsey and my gal came from there. That's what I answered. That. So yung history before pa noon na baka. Yeah. Don't you think kasi may mga picture silang pareho. Magkaiba lang sila sa mas aggressive ang gal kesa sa halsey. Dito, how do you maintain the halsey? It's almost 60 years mo na siyang hawak, tama, di ba? Ano siya na maintain? Kasi as of now, mas nauna pa to, di ba? Pero maraming, maraming, parang nakalagay sila sa, nakasa bottleneck, hindi sila makalabas because of too much inbreeding already, inbreed sila. Cull, makakakuha ka ng dalawa, tatlo, and then the rest will be cull kasi papunta na sila sa dwarf pisim, maliliit na yung mga ulo, yung mga mata, bumubural na, something like that. So you have to get only what? Sometimes in a year, wala kang makuha. Wala ka, out lahat sila, cull sila lahat. Then you repeat again. You repeat the same breeding, the same pair, and then hoping that next year some will come out good. And nangyayari naman doon. So you feel, sila naman na susunod na breeder na gagamitin. You don't breed on names. Don't breed on names. Even the girls, pagka nag-i-invert tayo, pagka nagkukan, never breed on names. Once you have gotten the family should be good cutter and game. Once you have that in a family, the family serves only as, the name of the family serves only as identity. Don't breed on the name because you will destroy the family. When you inbred, most of them will come, some will come out depressive, no? Some may mental defects, some may physical defects, and you should not breed it in. You should avoid breeding them in to the original family. Don't breed them. Breed them out. Cull them. Cull them. Only take the most balanced, the healthiest, the best looking specimen from the family. Yun lang ang magpapatuloy ng lahi. Never. Kasi once you try to avoid yung mga depressive defects due to inbreedings. Pagka nag-i-inbreed ka, maraming defect ang lalabas yan. Liliit yan o lalaki.
pag lumaki naman yan, very good. Pagka if you keep on breeding on the giantism side, mapupunta ka na sa broiler. Pagka itirubian na yan. Pag nasa dwarfism ka naman pumunta, mapupunta ka naman sa Japanese bantam. And most of that happened. Generally, mas pumupunta sa dwarfism kaysa giantism when you inbred. Yeah, marami, mamaya, pag-usapan pa natin yung mga inbreeding defects mo yung mga dapat iwasan. I think, Todd, may follow-up question lang ako sa Gal. Diba meron tong parang may dark side at light side? Ano pinagkaiba niya? May pinagkaiba ba? Wala naman. Usually, yung temper lang. Usually, dati, way back 1994, when I first got this bloodline, the wine red, the darker color, comes out mean. May pagkamampiter sila. Mas maganda ang timpla ng utak ng light color. And then, this darker color are more aggressive than the lighter color. Okay. Yan ang difference ng dalawa na yun. Parang din yung halsey. Kaya nga meron din may logic din yung sinasabi ni ano na perhaps way doon meron sila magkamag-anak sila. Because the darker side of the halsey, my halsey, are more aggressive than the lighter side. That's what I observe. Parang pareho din sila nung ano, kaya sabi ko pa, siguro baka magkamag-anak din to long way back. Kaya lang, mas older kasi ang Gal na bloodline. That's why nobody, during 1970s, 80s, 90s, sa game cup, wala ka makikitang nag-advertise ng Gal. Mm-hmm. Parang ano lang sila sa few people, few breeders. But actually, parang kategorya nila yung mga white hackle. Kaya lang maraming klase ng white hackle. Depende kung sino nag-breed. Yun ipapangalan. Katulad ng groups white hackle. Maraming white hackle. But yung Gal remains Gal doon sa mga North Briton. Masiguro ba? Ilang breeder lang ang meron yung sa England. Pagkatapos, punta sa America, but they don't want to divulge the name of these cows. Bakit po ba ito tinawag na Gal? May idea kung saan pinanggalingan ang pangalan ng Gal? Hindi, ang istorya daw niyan, yung mga sa ranging, malapit yata sa seizure yung ranging ng isang kwan, ng isang breeder niyan. Tapos may mga Gal na lumaano tuwing hapon, may mga Gals na ibon na Seagulls. Seagulls. Yun. Kaya tinawag na Gal. Pero dito, regarding po dun sa Doc Halsey mo, is it true na Halsey Red o Claret siya? Kasi I remember nung kinikwento mo, meron siya. I believe that this Halsey Red Yellow Leg or Claret Yellow Leg. Okay, thank you, Doc. Tito. Yellow. Yeah, ano, Tito, merong gustong ipanlighten kasi merong nagiging parang questionable from Joe Black daw. Please enlighten daw viewers on the green-legged gals. Kasi ito, dilaw eh. I'll tell you, there was an issue, no? There was an issue about the gals and the claret, no? This came in Game Cock Magazine 2005. I don't know the page. I think 64, page 64 or something like that. No? Wherein it was stated that the clarets are heavy on the gall blood. The clarets are very heavy on the gall blood. So I will not be surprised if the clarets will throw yellow legs. Okay. And I believe that there was a story behind this yellow leg claret.
come during the time of Jock Halsey. Jock Halsey was a ward of Colonel Madigan. Colonel Madigan asked Jock Halsey to secure some bloodline from this person. So he acquired, he purchased Jock Halsey as ordered both this bloodline from this particular person. But he didn't gave it all to Colonel Madigan. He secured some for himself. These are the yellow legged. And then he asked his brother-in-law, Lou Overton, to breed this exclusively, not for sale. And then he sent some here in the Philippines, 1964, that went champion. And one of these Baldado was used by Doving Polo. Actually, Tito, yung may nagkwento rin sa akin yun about kay Luleg Laret. Isa sa mga magandang bloodline. Although we are aware na ang Claret is white leg, pero mayroong mga breeders talaga naghahanap ng Claret na yellow leg. And wala ba yun talaga? Hindi nila alam na... Yeah, my friends in California, the boys in California will... they prepare the yellow leg of Howard Berg. Compared to the white legs. Than the white legs. Ano daw, Tito? Clarification from Joe Black regarding do sa lumalabas na green-legged na gal. So ano daw ba yung ano? Enlighten daw natin yung mga viewers regarding doon. Alam nyo kasi pagka nag-i-inbred kayo, matagal kayo nag-i-inbred ng particular line, you will be surprised that something you will be amazed that something new, very very weird will come out of your breeding. Hello? Nawala? Yes po. Okay. Yeah, I will tell you this, most of this, I don't want as much as possible, I don't want to divulge this, the bloodline of this new, North Breton. The girls are sometimes called, the early times, as the North Bretons. Okay. The North Breton came about with this cross. Take note. So just for once only, I won't discuss it again. The brood cock that was used to produce the North Bretons or the gulls, no, was a red pile, not the common pile. It's a red cock, green leg. Straight comb. That was the cap to produce the North Breton. The hens that was used was a cross. It is a cross of a Lord Sefton Iris Brown Red. So there are two green legs already. Cross over a Duria hen. So you will see that if you inbreed, if you run the later on, they will come out green legs. But if they were bred good, it will only come out usually on the hen side. But now we are producing already green leg on the cock side. It was Mayor Benji Baguio of Llano del Norte who have produced this green leg, the one that I gave him. And then sumunod, naglabas na rin sa EDSA farm kay Mayor EDSA ng green leg. They are very aggressive when they come out green leg, very aggressive sila. Mm-hmm. But do you prefer, Tito, yung green leg o yung yellow legs pa rin as a material? It depends on what you use. For fighting, I would recommend the yellow leg. Pero for breeding to import, to breeding to enhance some of the one cold blood of a family, I would use the green leg. But very seldom. Sometimes they will come out, sometimes they will not. Almost 4 years now, hindi pa ako nakapaglalabas ngayon ng brown red. Ay, nakuha ng green leg. Green leg. Sa babae. Pero sa lalaki,
sa EDSA, nakapaglabas na ng lalaki at saka babae with my broad cap, with my dandan broad cap. The bloodline that also that you, that Mayor Baguio used also as a full brother. Naglaba yun na naglabas din yung dandan line, naglabas na green leg sa, no, sa Lanao del Norte. And then the brother here at Pampanga, naglabas din ng green leg. Full brothers yun. And then finally, nakuha rin sa akin ni Mayor Baguio yung the broad cap that was used here at EDSA Pampanga. Yan, naglalabas sila. Pagka naglabas ng green leg, mas maganda yung green leg na babae kaysa sa yellow leg na babae. Okay. Mas maganda sila lumalabas. Yun. That's it. And there's another one pa with this, but I don't want to discuss. Oo. Yes, yes. Na-miss kayo ni Ria. Yeah, yeah. Ria. Mabuti. Oh, meron ka Telly, may Bear, ano kami? Oo, oh, may tawag ka. Oo, oh, ito. Okay, I'm happy to see you. Yeah, yeah, yeah. Ah, here comes my pamagod. Magandang hapon po. Binabati kayo. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Sige. Magandang hapon daw, Jinky. Hello po. Mga ka, ano ko to, sa Salto. Oh. Ay, pamangkin. Hindi legal. So-called lang pamangkin. Ito, Tito, ito. Muna naman tayo sa mga off-color mo naman. Itong mga talisahin. Parang wala ata si Tito. Ayan. Oh, not, pati video eh. not. Antay lang natin. So, meron pa kasi dito bukod sa mga gals, no? Meron pa pala tayo nakalimutan pa isa. Mamaya naman makikitin. So, ito yung hindi pa masyado na pag-uusapan din pero meron din siya na nag-perform. Alam ko, Doc Ronald, meron ka ng history nito. Yan, wala na tuluyan. Pabalik yun. anong pagkakaalam mo din sa mga gray na ito? Alam ko, kanding yan eh. Mga Doc Halsey din kasi way back before, nung magkakasama naman tayo sa Salto nila Maki, isa rin si Maki nakakuha ng mga Ducals ni Tito Joe. And yet, talagang na-prove niya sa labanan si Mark Ponce. Talagang nakita niya na maganda rin naman ang linyadang ito. Although ito sa akin, na parami ko din to, kaya galing din kay Tito Joe kasi nakuha ko yung isang good cock coming from na ginamit ni Maki. Nakita na punta kay Doc Raymond, actually nung kinuha ko, ginamit ko rin siya with Doc Halsey. So far, magagaling. Ang problema lang sa kanila, talagang i-confirm natin mamaya, Doc. Late maturing talaga to eh. Oh, may they mga... Came, oh, so, kailangan Halsey's din talaga, no? Kasi mga Halsey's na grade din. Pag hindi mo kailangan, baka may call mo ng ano eh, ng stag eh. Hindi mo nga mapapakinabangan sa stag. And most of the time, stag ang labanan, di ba? Kaya, pero right, magbulat ka after yung pag naglugon. Talagang nag-iiba. Oh, yun. Yung mga saying na... Pag bulok din ng stag, bulok na dire-diretso, meron talaga din ganun na eh, bloodline eh. Last year, ito, idea for the user din ng mga Halsey Gray. Kasi gumamit ako ng Halsey Gray cross with fetters. Napakinabangan ko siya 11 months to. 11 months? Lugod na yun ah. Pag mabiyas. Mas magaling sila. Compared sa 9 months old. Doon naman ako na miss na yung gray ni Tito Joe. Pag talagang kahit paano, kahit na mas matanda siyang ilalaban. Ewan ko, i-confirm natin mamaya kasi nung ginamit ko talaga yan. Ayan, si Tito Joe. Yeah, welcome po, Tito. So, napag-uusapan namin itong anong gray mo. Ano ba itong mga gray na ito? Ay, yung mga ano yan? Mga jokal si gray. Mga jokal si gray. Pero ang base niyan, Madigin din. Ah, okay. Mga Joe Halsey Gray yan. Anong karakteristik ng mga Joe Halsey Gray po na ito? Nawala. Po, rinig. Naririnig po kayo. Nawala. Dito. Hello? Hello, naririnig po kayo. Yan. Hello, naririnig niyo po kayo dito? Nawala yung boses. Apa, ako na lang. Pacheck na lang yung one natin. Nangyayari talaga yan, Doc, minsan. Minsan pag na-out, medyo nagkakaroon ng tayo ng technicalities. Pacheck na lang po.
Okay, dito, paano ka muna? Ayan, nag-freeze na eh. Ah, nag-freeze. So, mga alsis nga rin to, Dr. Ronald. Oo, alsis yan. Medyo yun lang, magagaling sa bitaw, pero pagka nabakalan, hindi ko rin masabi sa stag talagang kahit yung mga nakausap kong breeder din ng halsi ni Tito Joe, mapapakinabangan mo siya sa bull stag and cock. Pero superb sila talaga, grabe. Meron akong one time na laban last time na nilabanan namin. Yellow legs naman ang lumabas. Pero five sila magkakapatid, nanalo lahat eh. Talaga nakitaan mo kahit super yung kalaban, meron silang pitik na isa. Na good cutter. Pero pag pinitik nila, medyo grabe yung tama sa kalaban. Magugulat ka na lang, bigla na lang mamamatay. Akala mo, paano mo ginawa? Kasamantalang yung kalaban niya, lipad ng lipad, tapos palo ng palo. Di ko alam, di ko rin masyado makonen. Siguro pag na-confirm natin yung dito. Masikreto kung magpatama, no? Very accurate. Oo, accurate yung cutting niya. Yung nakita ko rin naman sa mga laban ni Tito nung mga pinupost niya dati. Kung ma-re-review natin yung mga post niya dati. Talagang ibang klase pag pumalo. Sobrang ganda ng cutting. Oo, oh, yeah, totoo yun. Ayan na si Tito. Wala kang ano, video Tito. Ayan dito. Wala eh, hindi ko makita eh. The best na ako. Ano ba gagawin? Ayan. Okay na? Sounds pa lang, wala kang video. Baka hindi mo napindot yung video kanina. Ano pipindutin ko dito? Meron nakalagay, live, chat, cam. Yung ano cam po, yung cam, cam po. Yung cam. Cam. Yung cam, yan. Dito. Yan na? Yan, okay na po dito. Okay. Nakita ka na namin. Okay. Yung pangalan nito, yung totoo yung sinasabi ninyo na kwan, pagka stag, kung hindi mo kilala yung bloodline, mapapatay mo lahat sila. Kasi special. Na. Oo. At one time, na ano ko nga doon sa ano eh sa Zambales, pinapapatay ko nga, patay niyo na lahat sa mga ganyan. Buti hindi naman pinatay. Kasi ang istorya ganito, nung sa ranging sila, sila ang pinaka-boss. Silang magkakapatid. Mga 5 months, tumitilawak na sila, tapos sinahabol lahat nila. Sila, kung 7 magkakapatid dyan, sila boss doon sa buong range na yun. Eh ngayon, nung panahon na itatali na, tinali na sila. Pati yung mga ibang mga upcoming na hindi pa lumat, tinali na sila. Kung tinali na sila, ayaw na silang lumaban. Nauna, lumalaban na yung mga takot sa kanila, lumalaban na, naibibitaw na sila, sila ayaw nila lumaban. What got to do? I nearly called them. Pagkatapos, nung mag 11 months na sila, binitaw, sabi nung ng farmhand ko, si Tomas, sabi niya, kuya, iba nang, lumalaban na sila, iba na silang pumalo. Magwa-one year na sila. Iba na sila pumalo. Ano yung ibig mo sabihin? Galit na sila sa kapwa nila. Ano ba? Tapos nagpunta ako sa Zambales. I visited this place. May palo na sila. Pero hindi sila extra. Yung average lang kumapa. Eh, nung 14 months na sila, nagbitaw. Mas iba naman sila. Baba, average na yung trabaho nila. Tapos naglaban nga kami noon. Yun. They were good. Yung isang binigyan, sabi ko, wag mo na ituloy yung breeding niya, napatayin mo na lahat. Well, actually, dito, I breed them on sweaters. Ang ganda ng cutting. Tama po pa talaga. They breed well with the kelsos. With the kelsos. Oo. Pero pag binlend mo sila with other breed, okay na sila sa stags? Hindi pa rin eh. Basta importante siguro. Hindi pa ako nakasubok ng gray, na pure halsi gray sa stag. Hindi pa. Pero Job, cross ibang blood? Oh, cross another gray blood. Okay sila. Ah, another gray blood? Oh, another gray blood. Or another blood. Okay sila.
Pero pagka yung pure na gray, hindi pa. Honestly, hindi pa ako nakapaglaban ng sa stag derby ng pure na gray. Moron sa cash po kayo. Balitaan ako dyan, ha? Kwentuhan ako na huwag mo masyadong aasahan eh. Pero talagang maano ka. Medyo mag-disengage ka sa pag-stag sila. Maalala ko, let's go back to Clarets and the Gallas. Yes po. Kung halimbawa, pito yung Cal o pito din yung Claret na lumabas, hindi mo lahat mailalaban sa stag yun. Makakapili ka out of 7 or 8 stags na Gal, makakapili ka niya mga 3 na pwede mo ilaban sa stag. Pwede rin yung ganun din ang Claret. Eh, pero hintayin mo, pagka nag-bullstag yung Cal at saka yung Claret, you can fight them. Even with the against the cups, pwede mong ilaban yung Claret pagkabulsag na sila or the girls, especially the girls. Talagang they have this gameness to go with. Tama. May question si Ron Punsalan, Tito. Meron daw mo bang gal na naglalabas ng white legs? Ah, lalabas. Lalabas yan, white leg. Lalabas pero yan. Okay. Sa Oklahoma, We went to Oklahoma. The girls in Oklahoma are basically white legs. Sa Oklahoma. Okay. Yeah, Ron Punsalan, ha? Naglalabas ng white legs, possible. Sino na yung famous na roundhead? Yung may tumatakbo? Sino na yan? William? Gary Gilliam. Oo. Yung girls niya are white legs. That is the secret of the office yung nilalaban nila Joey De Los Santos noon, yung mga roundhead, the secret is has a 1/4 gal. Yung mga Gilliam na roundhead nila noon, it has a 1/4. Kung hindi, tatakbo kasi yun. Pero sabi nga daw ni Gilliam nung parang in-interview, hindi may interview, parang kwentuhan nila ni Quisearch Capistrano. Sabi nga nila, aminado naman siya, aminado ang tumatakbo. Pero kumbaga, para sa 10 daw na mga palahi niya, siyang mananalo sa tatakbo, saan ka pa rin ba? Parang gano'n. Si Kejin Batey. Kejin Batey din, yung mga sweater. Dahil nag-back champion siya sa Amerika, pero tumakbo, yung first na year niya tumakbo, tapos pero siya ang overall champion. Yung second year naman, may tumakbo na naman, pero siya pa rin ang champion. Oh, di ba? Medyo, yun na lang, kailangan tanggapin mo na basketball. Medyo may kaba ka lang parate. Baka mamaya pa championship, yung pa yung mga sampo. Let's discuss this gameness, no? Yan. There will always be a possibility that your cock will quit on you as long as you fight. As long as you are fighting. Miski 100 years ka na, naglalaban na tumatakbo, sa 100 years mo na naglalaban ng manok, there will always be that possibility that one will quit over you. So, kung lang yan, diba dito, Joe? Bari, wala namang kwan dyan eh. Kumbaga, wala namang nakakaligtas dyan. Lahat ng breeder well, na maranasan dyan. Kumbaga, wala na ito din plot possible. I will tell incident. Hindi ba sa buong breeding sa mundo, pag sinabi mong hats, they are known for gameness, power and gameness. Pero sa totoo lang, with the advent of these progressive breeders, maraming tumatakbong hatses na ngayon. Maraming yes. Na. Pero during the olden times, pag sinabi mong hats, talagang gameness. They will come on the ground, gameless. And then there was an incident where this si yung mismong hats breeder McLean Gilmore McLean hindi, yung bata yung prodigy niya si Hats Sanford in the main, no? And then one of his cock quit the fight. So everybody was surprised. They were shocked. And Sanford could hardly talk.
he was really surprised when his chicken quit over the fight. Oh, the. Sabi niya, what some of his friends talked with him and asked him why it quit. I really don't know. I cannot explain it. And yet it came from my bitter line. My bitter line is supposed to be the gamest pen of all the pens that I have. And yet it came that what that cock that quit the fight came from the bitter line. So as I said, as long as you fight, there will always be that possibility that one will quit. Yeah. One or two. But as long as you have a good performance and you win a lot, I don't see if that's a big deal. But if from time to time you have some quitters when you fight, that will come out some quitters, you better stop that bloodline. Yan yan, di na dapat. Di saka ako lang eh, Doc. Malalaman mo lang naman yan pag nilaban mo eh. You cannot say na everyday na mananalo ka or maging game yung manok mo. Yes. As long as pag naglaban ka, doon mo palang makikita. And as a breeder, we cannot predict kung ano yung gagawin ng manok. As long as meron tayong record na ganyan, sa susunod, di na natin siya gagamitin. Kasi Macha-check mo because of the record. Ngayon, halimbawa, may cousin yun, yung nag-quit, nagpakita rin ng ganon. Aba, you better check your record. Kaldon. I-check muna, yun mga tama nga naman. Pero may isolated case. So, ba may ikalaut mo kagad yung mismo nga. Baka naman something talaga pala doon. Pag na-confirm, pag na-check mo, meron na naman ganon na ano, nasa line niya na nga. Don't check. Ito yung mga halsis. Don't cut the whole tree, just cut the branch. Oh, yun nga. That will get rid. Pag kami mga cousins, sabi, nagpakita rin ng hindi maganda ito, konti ka nang tumakbo to, you cut the branch, not the whole tree. Kasi sayang naman yung kung yung buong tree ang papatayin mo, di wala ka ng bubutin. So, isolate mo kung saan nang gagaling, kung saan pinakapuno. Part na sanga, so doon mo lang ikal. Pero yung originally, so breed mo ulit. So ito to, para example lang ito, ito yung mga pinag... I think this is mga... Doc Ronald, this one, this is on the left side. This is my new Halsey now. Wow. Halsey now. Left side po, itong left side. Left side, oo. Oh, ganda. Yung right side, that was the old Halsey. Nakita ko to, ginrab ko doon sana. It was your old Halsey. Kita nyo, naging improvement mga kasalto ha. Ayan, nasa kanan yung old Halsey, but ngayon, ito na yung true selection and tama nga breeding. Ito na ngayon yung Halsey na sa kaliwa. Totoo yun, Doto. Masala na pag naging inbred ka, Doc. Napakalaking bagay ng selection na tinuro ni Tito Jo. You should not breed only the bloodline, but also the physical attributes para hindi tayo mawala dun sa itsura ng manok natin. Kasi nakakaroon ng inbreeding depression pagka nag-inbred. Yes. So that's why I always tell yung mga beginners na don't breed on the name. Once you have gotten the family, let the name be an identity. But you have to improve. It's a continuous process of selection. Inbreeding is a continuous selection. That's why napaka-importante ng record dyan, Tito Jo, di ba? Yeah, otherwise, you will come up with a broiler or a Japanese bantam. Totoo yun. I've seen breeders. That the common fault is when they breed on the name. Forget the name. As long as they are game and they cut well, breed among themselves only. Try to improve from within. Wala na naman. Kaya actually ito, Doc, natutuwa ako dito sa isa sa mga nakuha kong bloodline kay Tito Jo na ako isa sa mga nagbe-breed ngayon ng Halsey Red. Although nawala na sa akin yung original, pero namimaintain ko siya. Maganda na to talaga pag tinross mo sa sweaters. And pero yung laban ba to as tag? Hindi rin. Nalalaban siya. Ay, yung kay Tito Jo, early. Early and maturing. Oo, pero hindi ko rin siya nilalaban na as pure. Nilalaban ko siya. Although early maturing siya, ang maganda kasi dito, talagang sila rin yung siga. Ewan ko ba, Doc, basta straight ko pagdating sa range. Ewan ko, observation ko. Karaniwan sila yung matatapang.
Oo, ano? Kaya sila yung mga... Pansin ko yan, isa rin sila yung mga kwan. Pero pagdating sa dulo, sila pa yung maliliit. Oo, oh, sila maliliit. Pagdating sa dulo. Dahil sa sobrang sila yung siga, hindi na rin sila masyadong nakakain. Habol dito, habol doon. Kaya yo, parang pwede, hindi kakaprotect eh. Diba? Ah. Sobrang kakaprotect nila ng teritoryo nila. Nutrition-wise, medyo baka na-deprive. Isa pa, Doc. Sa sobrang laki ng palong, di ba, it's a sign din niya na malibog din sila. Oo. Kahit pa paano. Oo. Ang lang ginawa niya kung di kumasta ng kapwa babae. Kaya possible. Kaya medyo pagdating sa dulo next yung slide, pick-up. Natin next slide. Punta tayo doon sa selection na. Nang kung paano pumili si Manjo ng materials. So, Tito, parang ito. Claret ba ito? Nasa kaliwa o ba naging? Kano, wala. Ay, sa claret. Okay, example ng claret. Ito yung nasa, ito yung kanan, ito yung green leg na ano, na, ang tagal, green leg na gal. Ah, na gal. Oo. Green leg, ano? Dito na ako. Anyway, ito pa yung mga claret. Anong masasabi niyo po wala sa claret? Hindi natin masyado na-discuss. Konti lang, before we ano, move on to the, yung paano ka pumili ng material. Always, no? Kasi yung nakuna ko, so, alam mo, I'm quite fortunate, I will tell na I'm quite fortunate in getting my materials from Gene Brown, from Giddy Humphrey, from Halsey, and from this Howard Bell. Howard Bell became a very close friend of mine until it came to a point that I called him Uncle Howard. Okay. Okay. And he gifted me two broodcats when he knew how we have the same process of breeding, although he's quite he's older than I am, but when he asked me how I select, how I breed my chickens, and then he was quite very happy when I told him the process, because we have the same way of breeding. It's a matter of selection. Okay, now when it comes into inbreeding, there are several ways of inbreeding. Some brother sister mating, some direct vertical between daughter to father, or mother stag to mother, something, or you call it the parallel vertical casting. They stag with this auntie. With the bullet with his uncle, yeah, those are the parallel. But I use the parallel one. Now, if you cannot avoid, because of necessity, breeding a full brother sister, make it sure that they don't come on the same match. Use a brother or a sister that came from another year. Say 2020. Use the stag from 2020 or 2019 to breed over the pullet of 2020 coming from the same pair. Avoid as much as possible. Avoid on the same batch on the same year. Okay. Now, when line breeding, the acid test will come out on the 7-8. Diyan mo makikita kung may pinanggalingang iba. Nandiyan na yung ayaw pumalo, palo ng palo, mainang pumalo, malakas pumalo, ayaw lumaban. That is the 7-8. Pagka lumalabas yung ganun, cut it off. Don't go on the next circle. Cut the line. Ibig sabihin nun, mediocre yung pinanggalingan ng bloodline. They cannot withstand in breathing. The 7-8 is the acid test. Yan. Tama-tama. May question dito si Michael Dave Ocho Torena. Sergio, normal ba naglalabas ng high strung kapag mag-align breeding or inbreeding? Pwede lang ba sila gamitin pa for materials yung high strung? From Michael Dave Ocho Torena. Whether inbreeding, brother-sister matings, or cousin-to-cousins, or line breeding, pareho maglalabas yan ng high strung. Avoid using high strung. Avoid. Kasi pagka high strung, malapit na mama na yun. Malapit na rin sa pagtakbo. Malapit na pagtakbo yun.
Saka isa pa additional lang Tito Jo, no, sa kay Sir Michael. Sir Michael, about sa high strung, possibility din na diyan magsimula yung man fighter. Sa observation ko, no, pag bata yan, nagkakaroon siya ng takot sa tao. Pag nabuo na yung gameness niyan, yan pa yung isang mismong magiging man fighter yan. Kaya kapag ka may ganyan tayong mga manok, we need to yung approach sa kanila hindi katulad ng approach sa ibang manok. Kailangan hindi natin sila binibigla or talagang kinakon na tinitame natin sila para hindi maiwasan natin yung pagdating sa dulo nagiging man fighter sila. That's additional lang naman para sa question mo. Pero iba rin yon, Michael, kapag ka yung stag ginamit mo na sa pen kagad for breeding, most often than not, kung hindi properly tame yung stag, nilagay mo sa pen, they will come out man fighter. Kailangan, kung maaari, before using them on the breeding pens, yung mga stag mo are tame already. Usually, yung mga winners, hindi nagiging man fighter pagka ginamit mo sa pen. Pero yung mga stud, pagka ginamit mo sa pen kagad sila nang hindi not properly tamed, most often than not, they will come out man fighter. But it's not a sign of a high strength. They just want to defend their territory because you are intruder to their territory. That's the logic. Yeah, okay. Ano yan? At least parang hindi nasasabi na sa linyada ka man fighter. So pwede pala dahil... nilagay. Kasi marami akong nalirinig eh. Pag galing sa pag binread daw, nagiging man fighter. So, yun pala yung normaling nangyayari. Sila tame pa. Pero lahat na nagdaan sa training, na stag, pag kinamit mo sa pen, they will come as good also. Hindi sila magiging man fighter. Kaya lang, yung pagiging man fighter, nagiging habit na yun kalaunan. Yes. Lalo na, naman ikaw ang yung mga boy mo, pag nakatalikod ka, baka sinasampal pa yung sinasaktan. The more they will get. Naiinis, kumbaga. Totoo yan. Be aware. We are readers. Be aware that kung marami ka nagiging man fighter sa cord mo o sa pen mo, you try to observe what your boys or your farmhands are doing. Baka pakakainin sinisipa yun. Kasi usually, bakit? Pagka gutom na yung stag or yung cup, papaluin niya pagka hindi mo naibigay. Eh yung ibang boy, sisipain pa. O yun na, magiging trade mo dun sa isip mo. Kaya number one talaga, napaka-importante rin ng hardening talaga eh. That's the time na talagang yung itetame. Not only to harden yung katawan ng manok, but the mental training natin sa mga manok, dyan na sisimulan. Kumbaga sa akin, kapag ka talaga nag-harden, talagang tutukan mo, hindi basta pinapakain mo lang, hindi mo basta pinapainom mo lang, kundi talagang, kasi pag nagsimula talagang magkuhan niya, sigurado mamumroblema ka sa bandang dulo. Tama si Tito eh. Para sa mga taong nag-aalaga ng manok, not only for the owner, eh, siyempre sa mga tao natin na nakikinig ngayon, sa mga tao sa farm, we need to be aware na pagdating sa hardening, critical stage ng manok yan. Kaya kailangan natin sundin yung sinasabi ni Tito Jo. Yan. Talking about the materials dito, mga kasalto, ang concentration natin, kaya medyo tayo nag-focus dito kasi doon talaga ang malaking bagay na may pamimigay na impormasyon ng ating guest po si Tito. So more on the materials, more on the breeding. So sa mga labanan, meron din sa mga may forte din siyempre yung mga conditioning. Meron din tayo mga endorsers na doon naman ang forte. Pero sa ngayon, dito tayo patutukin natin. Please read. Number 2. Ano po yan? Please read question number 2. Ah, okay. Question number 2 po, all about ano lang to. Pag-usapan po natin kung paano po kayo mamili ng materials na para sa lalaki at babae. So marami na kayo na-discuss mga later part of the question in breeding. Medyo mag-expound pa tayo. Meron pa nakalagay na pang personal na rason man ito o pang commercial. Yeah. Okay. Sa pulit, walang problema, no? Nakita mo, kailangan yung mas mahigpit ang Pilipino pumili kesa sa mga ibang nationality like yung mga taga-Hawaii, yung mga taga-Mexico, especially taga-Mexico. And they go on, the, parang Amerikano yan, they go on the market. Kailangan pag pumili ka, pag sa babae,
piliin mo sila pagka 5-7 months, yung before they have laid or they are starting to lay. Kasi nandun na yon, nakakumpleto na sila ng katawan. Hindi naman mangingitlog yan pagka payat o sobrang taba. Ngayon pagka they are starting to lay, yun na yung perfection, na-reach na nila yung peak ng hugis ng kanilang, ng itsura nila at saka ng forma ng katawan. Diyan makikita mo na kung medium o high, medium high, high station. Makikita mo na rin ngayon yan, pag hinipo mo, makikita mo na rin kung mahaba ang pitso, mahaba o maiksi ang pitso. Okay. Pagka ma-regular ang pitso, dapat 6 to 7 fingers. Pagka pinag-gan mo yung kwan, dapat pag pinag from the tip dito sa may galing sa butchi going to the kwan, sipit-sipitan, the pelvic bone, dapat mga 6 or 7 ang pitso niya. Pag nangingitlog na mga 6. Pero pagka hindi pa siya nangingitlog, dapat mga 7 fingers. Ang pikitin mo yung mga fingers mo, yung left at saka kwan, pero yung thumb, dapat ganun kahaba ang pitso nun. At saka medyo lawit. Never choose na kwan yung kukuha ka ng babae na pangalan nito na maiksi ang pitso. Kasi pag maiksi ang pitso, maglalabas din na istag yun na maiksi ang pitso, which is madaliwing lumuwit yung bituka. So kailangan maganda ang distance ng keel, yung end of the end keel doon sa pelvic. Kailangan mga 2 fingers lang naman yun, distance, or 1 finger bago mangitlog. Pagka nangingitlog na, lumuluwag yung ruglugan na yun. Lumuluwag yung space between the pelvic bone at saka the end of the keel. Hmm. Okay, yun. Sa istag, ganun din. Lalo na kung istag, dapat 1 finger lang yung distance ng keel dun sa pitso. Mahaba kailangan ng pitso. At saka huwag kayong pierce select ng pitsong kalapati kung tawagin. Pag nag-select ng pitsong kalapati. Yung malaman, malaman yan, ano, Tito? Yung halos, bilog ang bitib. Malapad. Kalapati o pitsong bibi. Palapad na gano'n. Kailangan may depth siya, medyo lawit na malaman. Yun ang idea, yung malawit na malaman. Misa, diyan nagkakamali yung mga baguhan, Tito, eh. Akala nila magandang hipo pag gaganyan. Kasi yung standard noon, nung bata ako, ang standard na mga matatanda, yung pitsong kalapati, yun ang maganda na pitso. Mali yun. Ang mali nun kasi, magaan ang dating ng palo noon. Pangalawa, pag if you keep on breeding on that kind of structure ng pitso, papandak ng papandak yung manok, lahi naman. I've seen that happen. Kaya avoid yung pitsong kalapati as much as possible. Kailangan lawit na malaman. Yung kay Halsey naman, masyadong lawit, kulang ang laman. Pero mas maganda yung lawit na malaman. Balanse, kumbaga. Yes, lawit na malaman. Kasi pag malaman yung pitso mo, kasi doon nakakabit yung muscle na papunta sa wings, malakas yung wings ng manok. Actually, totoo yan, no? Last observation na nag-uusap-usap din kami mga naghahanda ng manok, mga kaibigan natin. Napaka-importante yung muscle nandito dito sa dibdib, hindi dun sa pitso. Yes, very important. Kasi very important yan sa selection, most especially sa panlaban. So, be aware dyan sa hipo dito sa muscle kasi dyan makikitaan mo talaga sila ng power, saka yung speed makikitaan mo. Ayaw na ayaw ng ibang mga big time handlers na tinitignan nila na makapal yung pitso. Gusto nila manipis yan na kahit pa paano nakakapal. Manipis. Mas ano sila, mas maganda yung mobility nila. Yes, mas mabilis sila dito. Dito naman, ano naman yung dapat yung iwasan para mas madali naman nilang ano, sa mga material na gamitin?
Yan. Pagka, ito mga resulta ng inbreeding na wag mong kapag nakita, wag mong gagamitin ito. Ano ba sa inbreeding na ba yan? Sa pag-breed? Opo, yung pag- mga yung sa material na ano naman dapat iwasan, kasi sinabi nyo yung mga ano eh, ano yung mga dapat hinahanap. Ngayon, ano yung mga dapat iwasan naman na makikita yung materials na wag gagamitin? Iwasan ninyo pagka kayo nag-breed na ng isang pamilya, pagka may lumalabas na pabilog na paliit ang ulo na bilog, parang bayugo kung tawagin, bilog. Tapos lumuluwa yung mata. Lumuluwa. Tapos yung tilaok niya, shrill, very shrill and short. Parang, tapos, ano, parang, ano ba yun? Parang paos? Parang gano'n? Hindi matinis? Hindi paos. Shrill. Matinis. Matinis, o? Tapos shrill, short. Tapos yung kaliskis niya, is parang parallel na sila yung kanilang kwan ng hinang kaliskis, maliliit na nagpaparallel bawat kaliskis, nagkamagparang parallel na sila, hindi going downward. Okay, pag nagpaparallel, hindi curving. These are signs of going to dwarfism. Yan na magiging kakalaunan, hindi mo napaparallel, paliit na ng paliit yung manok mo, kalaunan pa papunta na siya sa dwarfism, sa Japanese banta. So, iwasan nyo yun. Ngayon ha, tignan nyo naman mga kasalto ha. Kinilalatag na ni Tito Joe lahat ng sikreto. Napakasarapin natin na nakikinig tayo ngayon. Kaya nga ayaw ko salitain ng mga ibang pamangking ko eh. Na ngayon mga kurso, kumbaga maraming subject yan. O, ma-skip nyo na ba yung may mga subject para gumraduate kayo? Isipin mo naman, Doc. Isipin mo naman, Doc Arvin. 60 years, di ba? Of experience. Ano pa ba masasabi natin from based from the experience? Shortcut na to. Di ba? Shortcut na shortcut. Oo. Tapos, yung kaliskis, piliin nyo kung magkano sa pagka sa pamilya na ipatutuloy nyo, piliin nyo yung malalaking kaliskis. Malalaki at saka going downward. From the tip of the kwan sa tuhod, papunta sa kalahatahit, kailangan malalaki yung kaliskis. Pag falling down, papuntang downward yung ilatsa. Papunta pa. Huwag yung parallel. Huwag yung parallel. As much as possible. Huwag yung parallel. May isa pa ako nalalang ano, para may kwento rin. Baka sabihin nila sa atin lang to. Ano, at para may share din sa mga iba. Yung sa mismong pag-iug sa may paa, may ginagawa kapag pili kung okay o hindi. Ano yung anong punto doon? Very important. If you try to push the pullet, pullet and stags, no? If you try to push the holding on your hand, no? You try to push voluntarily yung right leg or left leg ng pullet or stag, no? Kayong resist. Pag nagre-resist siya, makinis. Pagka may resistance. Parang lumalaban, parang maganit. Maganit. Pagka lumalaban. Ibig sabihin nun, may tendency na maging maiksi yung gitid nun. Hindi papatay yun sa bungguan. Kasi hindi niya may reach out na mabuti yung ano niya. And then you try to push it backward, ganun din. May resistance din. Pero makikita mo, na if they resist, makikita mo yung dulo ng mga daliri, if you push it forward, sa paharap sa iyo, makikita mo, bumubuka yung mga daliri, tapos yung dulo ng daliri, nakatingkas. Yun. Pag if you push it backward, ganun din. Bubuka din ang mga daliri. Pero pagka maganda yung kwan, whether you push it forward or kwan, halos makasara yung mga daliri, nakatikom. Pag yun, maganda yung uga, maganda yung lead ng mga. Okay. Based from the experience ko, tama yung sinasabi mo eh. One time kasi, nung naglaban ako dyan sa online din, no? Meron ako isang manok na pinush forward, biglang nag-close palm. Sabi ko, lang yung manok to ako.
Di ba karaniwan mag i-spread out yung kamay, pagka talagang short cutter, no? Pagka may nagulat ako nung pinush ko siya sa forward, nag-close palm siya. Sabi ko, ibang klasiko mat to. Kaya nung time na labanan na, napansin ko, nung naglalaban na kami, yung manok, akala ko talo na. Nagpaluan kasi. Pagbalik ko, pagtingin ko, kami pala yung panalo. Good cutter. Totoo yung sinasabi dito based on experience. Huwag niyong ibabaliwala yan. Kumbaga, napaka-importante yan bilang isang beginner. Alam natin yan. Sa na, pool. Totoo yung mga yan. Ulit ang start. So, tapos, piliin nyo, sa magandang kaliskis, malalaking kaliskis, piliin nyo rin yung pino ang mga daliri. Sa magkakapatid, makikita nyo, poor brothers or poor sisters, makikita nyo, may lalabas na mas pino ang daliri. Yun ang food. Merong isa. Oo, may isa, dalawa. Kayo, apat, tapos lahat magaganda yung daliri. Pino lahat yung mga daliri na tuyo yung mga daliri, tuyo yung mga kaliskis. Yun ang mga ideal. Huwag yung mga fleshy ang kaliskis. Huwag yung mga coarse ang mga daliri. Kasi, time naman yun, usually, papunta naman ng giant pisim yun. Pagka yung mga malalaki ang daliri, malalaki ang mga kwan. Palaki ng palaki. Time naman yun. Yung mga fleshy ang kaliskis, mga matataba ang daliri, dapat ka lagi hindi mo napipili, palaki naman ang palaki yung manok mo nun. Okay, so, okay, dami ang dami. Ating ko. Kukulangin yung oras eh. At tutuloy natin yung usapan nito. May cut na natin yung 3. Diretso tayo. Pero mag-usapan pa rin natin mamaya. Ano na tayo? I-skip na natin ito kasi halos nabanggit na ni Tito Joto tungo paano siya mag-breed eh. So, break muna tayo mga kasal to. At para baka gusto mag-break ni Tito Joe. Pagbalik Tito Joe, mga 3 to 4 minutes. Hindi, mamay kulit tayo. Tuloy natin usapan. Yung mata, very important. Eh po pala, okay. If you want to continue a family, yung mata, napaka-importante niyan. Dapat equal ang color. Kung yellow yung left side, equally yellow din yung kabila, yung right side. Parehong kulay niyan. Pagka meron konting tints of difference between the left eye and the right eye, huwag mong gamitin, pang battle cross mo lang. But do not use that specimen to continue the family. Very important yan. Kailangan equal ang colorings ng left at right eye. Pagka meron konting difference sa left at saka right, don't choose it. Yes. Okay. So, hindi pa abul pa si Tito. Ha? Marami pa actually yan. Mamaya may maalala pa yan. I-share pa yan. Hindi niyang ganyan kadamot si Tito. Kumbaga, yun gusto niyang iwan. Mamaya meron tayong question about legacy. Siguro, ibabato ko sa iyo mamaya yun para sa ending kung paano ka. Itatanong ko sa iyo mamaya. So, break po muna tayo. At Tito, kung gusto mo bio-break, mga 45 minutes, magbibideo muna tayo ng advertisement, tapos babay tayo. Okay? Okay. Wag mo muna kayo rito, mga salto. Si Doc na papalik natin si Doc.
Yan, of course. Welcome back. So before natin tuloy usapan ni kay ano na mausapang pagmamanok from the point of view of our one of the legend kumbaga sa industriya ng breeding lalo na sa sa particularly bloodline niya mga okro, gulls. At ako din meron din siya ng ano claret at meron din siya yung mga blueface. Pero doon siya mas ano eh. Yun ang na-retain niya na bloodline hanggang ngayon. Sabi ko nga so far nag ano pa rin talaga hanggang ngayon nagpapanalo. Sumabay sa modernong manok. Hindi siya minintain as is pero dinevelop para sumabay sa modernong labanan sa panahon nito. Yan po ang isang makatangian ng ating endorser na kaya niyang gawin yon throughout the years. Pero kasama po talaga ang tiyaga kasi hindi yan madaling gawin. Hindi yan overnight kumbaga talaga. Crucial yan is yung selection and calling. Kung dapat lang gamitin, yun ang gagamitin. Huwag mong gagamitin ang mga parang pwede na. Dapat kung ito lang kailangan mong gamitin, ito lang. Kung wala kang makukuha that for particular year, next year produce kulay baka may makuha ka. So huwag mong isacrifice yung quality of the materials, kundi masisira yung linyada mo. Iyon ang punto na ating endorser ngayon. Okay? Bago yan, pag-usap mo na yung mga ibang produkto na makikita natin sa Salto. Yes po, total, yun na nakita nyo sa video kanina, yung Salto Wheat Germ Plus. Ito po yung kauna-unahan na wheat germ na in pelletized form. So may kasama na siyang hindi lang wheat germ, may kasama na rin po siyang vitamin B12, dextrose powder, at yung meta omega 3. So itong apat na component, pinagsama-sama na po yan sa isang patuka, feed type sa pellet. So hindi na masyado ka mag-hassle na parang usually mga dextrose, sa kutsara rito, halo ka. Yung mga B12, inject ka, usubo ka, kukunin mo yung manok. Yung mga meta omega 3, usually mga fish oil, subo pa rin yan. Yung wheat germ, ganun din. Ano ka rin, kukutsara ka, lagay mo rito, titimplahin mo. Tapos mimix, minsan hindi pa tama. So ito, pinadali na po at ginawang efficient po ang pagbibigay nitong mga apat na produkto nito. O apat na klase na normally ginagamit sa paghahanda. Nandun na po sa kada pellet po yan. At ang pangalan po niyan ay ang Salto Wheat Germ Plus. So, materials wise, quality, maasahan nyo kasi ang mismo yung wheat germ yan, hindi po yan galing sa ordinary wheat germ. Yung pinanggalingan po niyan na grain ay yung po yung ginagamit na pantao. So bioavailable to B12, pag ibig sabihin, pag na-intake mo, madaling proseso, madaling gamitin. So ano pa yung mga oil. Less hassle, less stress sa manok, mas madaling apply. And mga testimonials po ng mga gumagamit nito, tagaluwat kana na po. Kayo po ay inaasahan na lang namin, kayo po ang makasubok nito upang kayo ang magbigay ng testimonials sa susunod. So kung wala pa po sa tindahan niya na malapit sa inyo, kinukuha nyo, i-request nyo lang po na i-order ng inyong sukin tindahan itong Salto Wheat Germ Plus upang dumating sa inyo at masubukan nyo rin po ang kagandahan nitong Salto Wheat Germ Plus. So napakadaling deploy niyan. Isang kutsara, tatlong kutsara sa isang kilong patuka. So, kumbaga, kalahating kilong Salto stag conditioner, kalahating kilong power mix for, pag pinaghalo mo, would make up 1 kilo ng patuka ng conditioning, lagyan mo lang ng tatlong kutsara. So, yung Salto stag conditioner, yan po yung norma, usually, ito na naman po, kauna-una na naman po din tayo sa Salto na nag-produce ng pelletized feed na pang-condition na very particular lang po sa mga stag. So, normally, yung mga nauna po lumabas ay very ano yan, kumbaga parang broad gamit sa stag, gamit sa brood stag, gamit sa ano tawag dito, bull stag yun ako na word, gamit sa calf. So alam po natin na ang bawat edad po ng manok na kinahanda ay may kanya-kanyang pangangailangan ng nutrition na hindi pare-parehas. So yung stag conditioner po natin ng bigay po ng Salto ay dinevelop po para lang po sa mga stag. So ang dami na po nakagamit ito, pinatrial po namin ito bago namin nilabas. Pinasubok namin doon sa ating mga kaibigan niyan mga nag-aanda at naglalaban hindi lang po doon sa mga derby na ordinaryo, hanggang doon sa mga laban ng gitna at nasubukan po nila at nagkaroon ito ng magandang epekto sa kanilang mga inaanda. Nakita nila yung pinaka-performance nito. Itong Salto Stag Conditioner, sabi ko nga, very particular po, ginawa para po sa stag. Kayo na po ang sumubok kung tulad ng ating Salto Wheat Germ. Kung wala sa tindahan yan, mas maganda po, may request nyo siya makasukan yung tindahan na mag-order at mag-display upang makagamit kayo ito. So yan, Salto Stag Conditioner in combination with Salto Wheat Germ Plus at Power Mix 4, good to go ka na po para sa labanan ng Stag Derby. Lalo ngayon, ang Stag Derby ay multi-level na from early bird, from local to national hanggang sa meron tayong late board. So dire-diretso ang labanan ng stag. So yan po ang Salto Stag Conditioner. Abot po sa inyo, dala po sa inyo ng ating Salto na walang ginawa kundi mag-develop po ng mga patuka na
na inyong pangangailangan sa industriya ng pagsabong. So yan po, first na market ulit yan, Saltos Tag Conditioner. And of course, hindi lang po natin tinatapos yung ating mga produkto pagdating sa mga nutrition sa patuka. So nagbibigay din po tayo ng mga tamang gamot o supplement upang lalong ma-enhance pa yung nutrition na nakukuha nila sa mga feeds natin at lalo pang mailabas yung potential nila. So yan po yung Vimicat po natin na distribute po ng Salto. Ito pong Vimicat na po ito ay usually Butapospan at Cyanocobalamin. So ito, nag-enhance ito ng digestion, nire-restore niya yung energy sa mga muscle, lalo na yung mga bugbog sa mga labanan sa competition. Tapos ini-increase na po yung appetite natin. So binuboost niya rin immune system. So normally po, itong Vimicat po, injectable po ito. Kadalasan ito, ginagamit ito mga 0.3 to 0.5. Para itong supplement to supply nyo, bibigay nyo, normally mga 0.3 to 0.5, normally, mga, pag nag-start ka, actually, pag maintenance, pwede rin ito. Pag kinondition mo, weekly hanggang sa pinaka-last po ay 3 days before the fight. So mga 0.3 to 0.5, depende sa laki. Sa mga CCU, pwede rin gamitin ito. Hindi mo kailangan inject. Kuha ka lang ng 2 ml sa 1 litro, ihalo mo po, pwede na po yun na painom sa mga CCU. So, hindi ito limitado. Sa mga malalaki lang, pwede rin gamitin CCU. So, 1 to 2 ml per liter. Yan. So, conditioning, 0.3 to 0.5. Pinang may maintenance, subukan nyo po, makikita nyo, after mga few, mga 1 to 2 weeks na ito, nagpupula yung mga manok, nagiging glossy mga balay po. Kasi, ingay po yan. Yes, Dr. Ronald. Sinala ko sa Vimicat, ha? Magandang gamitin to talaga totoo sa mga stags natin, no? Most especially dun sa mga nasa range kasi nakakatulong to sa bone structure because of Butapospan na organic phosphorus, no? Kaya kahit papaano, malaking bagay ito sa pagbibigay natin pagdating sa mga stag, most especially dun sa hardening stage. Kaya ang handog ng Salto, hindi lang talaga, kumbaga, binibigay natin, binibenta, kundi nakakatuwa, mayroon talaga reason para gamitin, Dok. At sa yun ang tatandaan po nyo, hindi po kami basta-basta maglalabas ng isang produkto na para lang mapunuan ng isang kakulangan sa industriya. So sinisigurado namin ito ay makakatulong. At bago makakatulong po namin ito tinatanggap na i-distribute o bago namin nagpapadevelop, ay inaalam muna namin through trials ang epekto nito. So kung ito pumasa sa aming sa panlasa kumbaga ng quality o level ng performance na hinaharap namin, yun po ay i-alok na namin papunta po sa inyo upang makatulog sa larangan po ng inyong pagmamanok. Ayan po ang Vimicat. Okay. Wala pa po si Joe. Kanina na dyan. So anyway, yan po yung mga Vimicat. Ayan na, ayan. Sakto-sakto. Okay, tuloy na tayo. Ayan, medyo. Okay, ayan. Medyo. Nasa break pa wala naman dito. Nasa break pa siya. Ano na ito kasi dito kahit sabi mo nasa medyo nasa ano siya, senior citizen. Medyo hirap pa rin. Technically, ha, pero gumagawa ng paraan. Kung paano niya, paano siya maka-join. Tito Josh, Tito Joe talaga eh. Kahit paano, hindi niya nakakalimutan yung turo eh. Kumbaga yung detail ng lahat ng dapat malaman ng isang breeder. Kailangan talagang isa siya sa mga magsasabi eh. Yan ang maganda. Alam niyo yung isang kinakwento niya na nung panahon daw nila, ang mga, yung mga may alam sa sabong, ay napakahirap kumuha ng impormasyon. Talaga medyo madamot sila sa impormasyon kasi yun yung edge nila eh. Kaya yung mga sekreto, mga trade secrets in terms of, alam mo na sa lahat, bidding, conditioning, medyo kanila lang yon. So, nung time na yun, kaya yung tuition na sinasabi nyo, dinaanan niya ni Tito Joe kasi ang hirap kumuha ng mentor noong time na yan. Okay. So, tuloy na tayo. Yan. Nakabalik na agad si Tito. Okay. Yes. Nakwento ko dito noong time mo ng ano, na ikukwento mo, medyo mahirap kumuha ng impormasyon noong panahon mo. Unlike ngayon, talagang tinuturo na kung paano yung mga trade secrets. Ang mga breed na sila noong panahon na yun, mahirap. Mas mabait mo. Oo, ang mga mas mabait na ano when it comes to materials. Oo. Kaya ano, bibigyan ka na. Miski magkapatid, bibigaya niyo. O bibigyan ka, kaibigan ka. One side lang. Hindi ka bibigyan ng one side lang. Patulad ng binigyan lang ni ng one side at green leg yung mga get medical system ng galing one side lang sa hatch
Yung persiplano. Diba yung kamay mo, baka natakpan mo yung ano, sa may part ng... Mike. Oh. Napuputol-putol. Yan. Nawawala sounds mo. Baka nahawakan mo yung ilalim ng phone yung kung saan yung pinaka-mic. Medyo choppy dito. Okay na po. Okay na po kayo dito. Okay. Ayan, okay na. Okay, go ahead. Ayan. Si Richard Benson, alam mo si fans ni ano, Si Richard Bates, fans ni Howard Belk. Tama po ba? Oo, tama. Binigyan lang ng isang side ng repeat. Yung first plan. Hindi siya binigyan ng lahat. Tsaka pati kamo, dito yung mga information regarding sa tamang pagbibreed. Medyo dati pahirapan eh, di ba? Pahirapan. Kasi ano ng panahon nila, yung mahirap ang communication. Mahal din. Tito? Mahal. Tito, release nyo nga po yung kamay ninyo. Baka natatakpan po yung mic ng cellphone. Kasi medyo lumalabo po yung sounds nyo eh. Bigla nawawala yung sounds mo eh. Apo. Paano? Pwede nyo pong ipatong yung cellphone? Ipatong na yung cellphone? Pagkapatong, pati. Malayo. Siguro ano lang po dito, reconnect. Baka talaga mahina ang ano. Kanina, ang ganda ng ano mo, ng audio mo eh. Nag-iba po eh. Okay na? I-try mong ilipat. Yan. Okay na. Tito, sige po. Salita po kayo. Oh, yun lang. One side lang. Napuputol. Bakit nag-dodge? Napuputol. Out siguro muna kayo, baka yung sa connection. I-reconnect daw muna kayo, reconnect. Oh, pero Doc, shoutout daw kay Noriel. Habang nanonood, tumatalpak. Talaga si Doc Noriel. Noriel and Dayo. Hello? Yes po, Doc, okay na. Baka maubos ka dyan. Naririnig nyo? Yes po, okay na. Yan na po, okay na. Okay na. Yan. Okay na po. Oh, question po natin, tuloy natin. Pag yung mga stag po na panlaban, ano po ba yung mga katangian hinahanap nyo sa pagpipili kayo ng mga stag sa ilalaban? Kailangan ang unang-una, kailangan ang stag na pipiliin nyo yung healthy. Okay. Number one, healthy. Miski nagkasakit nung bata yon, makikita nyo kung healthy na sila. Ipuin nyo. Tignan nyo masyado yung pakpak ng stag. Kailangan smooth yung quail, yung quail, ano ba yung tawag noon? Yung ano ng pakpak, yung quail, dapat smooth, walang baku-baku. Yung pinagdaanan ng diba, may mid-rib yun, may mid-ribs, kung tawagin kung sa halang, yung mid-rib. Kailangan yung mid-rib na yun, ano yon pangalan nito, makinis na makinis, walang bako-bako. Pag kami bako-bako yun, ibig sabihin nagkasakit man ng grabe yun ng sisig. So avoid nyo yun. Avoid nyo yung may bako-bako, lalo na sa mga fresh primary wings noon. Yun, nagkasakit yun ng mga 2-3 months yun. Mm-hmm. Yung first primary wings going downward, no? Kailangan makinis na makinis yung midrib na yun. Walang bako-bako hanggat maaari nun para healthy siya. Kung doon sa mga dulo ng primary wings meron, ibig sabihin medyo malaki na rin siya nung nagkaroon ng diferensya, nung tumutubo. Kaya okay na rin yun. Huwag lang nung bata siya na grabe. Yun. Okay? Pangalawa, titingnan nyo yung pagpili ninyo, titingnan nyo yung maganda yung station, yung talagang Philippine standard. Huwag kayong kukuha masyado ng masyadong high station, hindi ano yun sa stag derby. Mas maganda yung medium high. Sa Amerika, ayaw nila ng high station ng manok. Gusto nila medium low. Kay stag yan, kay cup. Nga wala namang stag derby dun sa Amerika nung panahon na yun. Puro ano, pinakama ano lang nila, medium low. But most of the
all breeders there, when they fight their derbies, they will prepare yung medium low. Kasi they want to see their chickens when it comes to drug fight. Dito sa atin, slasher. Kaya gusto natin medium high. Kasi sa air naglalaban. American breeders will not be impressed dun sa first buckle na nalo ka. They will not be impressed dun. They will be only impressed if you have gone through a cross-quarter fight, drug fight. May pakikita mo yung bloodline, may kikita mo yung condition, and everything that happened, the history of how it comes to being sa gradas, yung manok. Dito sa atin, hindi. May islas lang, may islas ka lang sa gawing tuhod dyan, ha? Pilay na yung manok mo, wala na. Doon, walang islas-islas. Kaya buo pa rin. Makokopo lang yon kung nabali yung buto. Mm. Pero yung nerves, buo yon intact. Ganon. Pagkatapos, kaya kailangan, pagkapagpili ka, medium high para dito sa atin. May nananalo rin na extra high, pero hindi masyado magandang signal yun. Mm. Medium high ang piliin ninyo lagi. And then, kailangan alert na alert yung kwan, hindi docile. Kailangan, pagka nakakita ng manok, hawak nyo, kailangan it shows some degree of aggressiveness. Huwag yung parang bingi, parang nakatutok na yung kalaba, yung kabilang manok, parang wala siya nakikita. Ibig sabihin nun, mentally retarded yung stag mo. Huwag mo na ilaan yun. May ganun pala doon. Oo. Yung mga brood materials, pagka brood materials, your stag, brood stag should always show an attitude of aggressiveness when he sees one. Huwag kayong pili ng mga yung malamig, lumaban, pagka sa brood materials, what they should show. Pagka nasa stage sila ng 7, 8 months, 9 months, pag tumili kayo, dapat may kuhan sila ng kuhan aggressiveness. Huwag yung malamig. Huwag yung malamig. Kasi papunta na yun sa ilag ng ilag. Hindi ka mananalo pagka ilag ka ng ilag yung mga anak mo. Kailangan cutting sila, kailangan nilang gamitin yung kanilang paa to throw their feet and hit their opponent. Ganun dapat ang style. Or to, oh, this is a girl. Mm. Okay. Ngayon, yung what do you need more pagka sa pagpili? Nabisit na yung station. Dapat unang-una healthy. No? Healthy yung pagka panlaban ba o breeding material? Boat siguro. Kasi ano na, sabi mo na, mas maganda boat. Kailangan medium high. Pero pagka pumipili ng brood materials, brood stag, no? Sa magkakapatid, meron yung kung halimbawa yung siblings nakakapili ka ng panlaban na sa stag, no? Ibig sabihin may dunong siya, may aggressiveness siya, may dunong siya. Okay? May ilag siya, ibig sabihin marunong. Okay? Yun ang ginagawa natin, pwede natin ilaban, miski inbred, marunong lumaban. Yun ang ginagamit natin doon sa labanan sa stag derby, whether it's an inbred or a cross. Okay. Ngayon, may kapatid dyan na lalabas na very, very aggressive. Hindi pwedeng ilaban, pero itago nyo yun, reserve. Kasi sa in the long run of inbreeding, pagka masyadong magaling na yung manok nyo, bandang uli magdi-deteriorate yun. Iilag na lang ng iilag yung manok nyo, hindi na mag-ano. Now, you need to put yung aggressive na bloodline na kapatid nila doon sa mga nephews niya, sa mga nieces niya, para ma-revive ulit yung aggressiveness. Kasi hindi kayo mananalo pag ilag ng ilag. Kasi you will come to a point pagka yung pure ang ginagamit mo na puro marunong ang ginagamit mong lahi. Darating ang panahon na yun na puro ilag na ng ilag yun. Kailangan meron ka naka-reserve na galing din sa pamilya nila na aggressive talaga. Aggressive.
Yun, yun ang gamitin mo para i-infuse ngayon dun sa mga granddaughter para ma-revive ulit yung bloodline ng aggressive. Kasi they need to hit para magamit yung accuracy ng mana. Mga ating yung optimal use ng cutting, kailangan medyo aggressive sila. Eh kung tatlong palo na yung kalaban na ayaw pa siyang pumalo, paano kayo mananalo niya? Lalo na sa tabla. Hindi tinamaan, tabla. Palo question po dito sa ano mo, kasi ito, parating nag-question nito. Kasama na rin siguro to para in relation na rin with you sa pagpili ni Stag. Pwede mo bang piliin yung mga pure as panlaban mo as sa Stags? Paano? Pwede bang gamitin pong panlaban yung mga puro, yung mga pure sa Stag? Yun yung mga ginagamit na may palong ng sikaba sa online, mga may palong na ma straight comb, na claret at saka na gun. Mga pure yun, mga inbred yun. Yan ha, mga salto, narinig nyo ha. It doesn't mean, kasi may mga saying na pag mga pure, hindi pwedeng laban eh. So ito, depende sa nagbibreed sa akin. Ito yung point yung nagawa ni Tito Joe sa kanya. That's what I was telling. If you have properly selected your materials, you can fight your inbred, even ng anak ng magkapatid, even the 780 acid test. Kung makikita nyo, alam mo naman pumili kung paano ilalaban mo. If they show that characteristic na pwede, basta healthy sila, you can fight them. In fact, yung nag-champion kami ng sikaba doon sa online, tapos nag-runner-up pa rin, yun, yung mga may palong doon na mga white leg at saka yellow leg, it's either the gull or the claret, mga pure yun, mga inbred. Mm-hmm. You can fight them. Kaya lang kung pito yan, sabi ko nga, hindi mo lahat mailalaban. Makakapili ka ng dalawa, tatlo, apat, the most, out of pito or walo or sampu. But you can choose from the group, mailalaban mo sa start. Yung mga may palong namin noon makaraan, if you have seen, those are pure, those are inbred. Oo, you can fight them. Yeah, so depende on how you breed. Pagka inbred, pag sinabing tatakbo inbred, ibig sabihin meron ng fault kagad yung pinanggagalingan ng material mo. May fault na kagad yun. Yung siguro masyadong progressive yung breeder na keep on crossing ito from time to time, nag-a-add ng mga materials. Lumalab na ngayon yung gameness ng ano. Lumalab daw din yung cutting, bandag. Kaya tinatawag na seed foul yun eh, kasi nandun naka-embed sa genes nila yung magagandang characteristic based on the selection of the breeder if he knows what he is doing. Kaya nga tinuturo ko, sinasabi ko nga, you can fight your inbred. Oo. There's no question. Miski mag-drag siya. Turo na ni Tito Joe sa inyo yung mga tips on how to breed properly kahit inbred niya na po pwede nyo ilaban. Yeah. Follow up question, Tito. From heaven knows, balikan ko lang din. Saan daw ba nagagaling ang power na pag nagbe-breed ka? More the breeding. So, inahin daw ba o sa lalaki? In your point of view. Pareho lang sa akin. Wala. Balikan ko lang si Tito. Kasi may maraming sabi na doon nagagaling minsan daw sa lalaki, sa babae yung power. Pero okay dito, Joe, parang basically sa kanya, in his observation, nabindot niya. This observation. Pareho nang gagaling. So magkabilang ano, either yung lacking side or hand side, doon nang gagaling yung power. So definitely... Basta ako lang siguro yan, Doc, na nakapasok yan sa physical attributes ng selection. Kumbaga, parehas naman dapat i-select mo ng parehas para magkaroon ng power. Oo, may power, diba? Siyempre, gusto mo i-produce, huwag ka nang lalayo. Ayan ang isang sistema nga pala din ni Tito Joe sa meeting as pag-meet. Ayaw niya yung extremes. Diba, Tito? May ano, ayaw mo naman, ayaw mo yung breeding na extremes. Kumbaga, hindi ka mag-breed ng isang flyer at isang grounder lang. Mga ganun, diba? Don't forget, lalo na kung parehong inbreed dyan. Oo. Are talking of inbred families, wag niyo paghaluin, wag i-cross yung isang flyer at saka isang grounder, masama yun. parang baka kala parang kape, lagyan ng asukal lang ganun when you breed, when you cross two families, no,
make sure that they have almost similar styles in fighting. Don't ever breed extreme dissimilarities, opposite style. Don't do it. Kasi mako-confusion. If they are both inbred, no. Kailangan meron silang similar traits when it comes to fighting. At saka lagi kayong mag-reserve nung sinasabi kong from the siblings, mag-reserve kayo ng fire. O mag-reserve din kayo ng mataas, highly station. Kasi pag bumababa na yun, gagamitin nyo yung may fire o yung high station na material na yon to improve again yung sa yung kwan without resorting to another bloodline na i-infuse mo dun sa pamilya. Mm-hmm. You try to breed in good qualities to your family. Sila lang sila. Improving the family from within. That's what I'm saying. You try to improve from within. But always say it. Say some prayers when you do breathing. Kasi pagkakala mo marunong na marunong ka, mali yun. You say prayer. You give due to God. Oh, I always do. Pagdasal ka mo, natulungan kayo. Oh. Yes, that's really true. Pagka yung tao masyadong akala niya, masyado siya magaling, hindi tama yun. Totoo naman. Learning na pagkaganoon. Always stop learning ang game foul industry. Always better to one practice humility when it comes to this. Kami nga dito, veterinary na kami, pero gusto pa rin namin makinig sa mga tulad ninyo. Kasi siyempre, alam naman namin na marami kaming mapupulot. Diba? Although we know the science, the problem is yung experience, hindi pa ganun kalaki. Tama naman yun. Kasi this is a continuous process of learning. Apo. Ako sinasabi po, I learn. Every time I go to the cockpit and I fight my chickens, what came wrong? Anong nangyari? Bakit nagkaganon? So you learn. Pagka yung if you ask yourself and then you answer yourself, yung sabi mo, you know everything, and that's the time na you stop now. Stop breathing, stop fighting. Kasi mali yun. As long as you are alive and you are breathing, there is always a room for a new knowledge. Yeah. Lagi kang doon ang katotohan. Okay. Total, napag-usapan ng cockpit kanina dito. Punta tayo sa usapang tip naman regarding naman sa pagkukondisyon, lalo na sa mga linyada mo. Ano ba yung normally, paano sila kinukondisyon yung mga okrob na yan? Yeah. The okrob, I will tell you, the okrob, they can go empty. Pagka-stag, a little bit empty. Pero meron pa rin silang laman. Pagka naglalaban ka ng gal o ng claret, kailangan half empty lang yung gizzard nila. Okay. Huwag nyo gugutumin yung gal, especially the gal. Huwag nyo gugutumin kasi magiging overly aggressive siya. Gal and claret? The gal and the claret. Almost. Mas nakakatis ng konti yung claret kesa sa gal. Oo. Pero in terms of conditioning, in terms of physical exercises, ano naman ang best pareho sa kanila? Pareho yung gal at saka claret. Wag nang masyadong sobra. Anything that is sobra is masama. You, halimbawa, lagi mo silang ini-spar, nababarn out ang stag. Don't spar your stag too much. Mga twice or thrice a week, pwede yon, per sandali lang. Just to add reflexes. Just to condition the mind that whenever somebody is handling another stag, ibig sabihin, mai-spar sila. That's why, ang bilin ko, pagka initial training ng mga stag, ang distansya lang is a foot apart. 1 foot apart lang. Bitawan mo na kagad. Para yon. Tapos mga 2 times, 3 times, ganun, bitaw mo laging malangkit. Para they know, pagka binitawan mo, something that will be said. And that later on, yung susunod na sparring ninyo, parang nursery and saka kindergarten, para bandang huli, yan, palayo ka na ng palayo.
lalabas na yung natural ability ng manok, whether he will fly or will stay on the ground, natural. Pero kailangan malaman nila na pagkahawak sila at saka may hawak din na iba, bibitaw. Kaya nga sinasabi ko, ang nursery, pinaka-nursery line, bitawan mo ng foot apart pagka yung initial na stage ng bitaw. Huwag niyong bibitawan ng malayo. Paano pag binitawan niyo ng malayo, hindi sila nakita, hahabulin ng tao mo, farmer mo, lalong magkakatroma. Na-experience ako nila, nakakatroma yung stag. Nakakatroma pag nahabol. O, kaya kailangan ma-hot-foot apart lang, ilang bitaw na hot-foot apart. Don't let your stags burn out their energy. Sandali lang. O, miski pa ulit ko, sandali lang. Dito, para alam nila na ganun, may focus kagad sila dun sa kalaban. Yun ang intention nun, to give them focus, reflect. Tapos ilayo mo na sila para bandang ulo, alam na rin nila na may kalaban. So, laging maagap yung sikap. Yung style mo, more or less you are teaching them para maging maagap lagi sa kalaban. Kundi, tatamaan sila. Yun ang purpose doon kung bakit malapit lagi yung bitaw mo mula sa umpisa. Para bang nursery rhyme? They are, ganun, they are their stages. So, hindi katulad doon, hindi pa sila kagagaling lang sa court, ibibitaw mo na sila ng mga 3 feet apart, ay hindi mo yun, tapos hahabulin ng mga boy para mahuli ulit, ayan, bibigyan mo na ng trauma yung stag mo pag hinabi mo. Don't give them chance to have this traumatic experience. Avoid giving trauma. Ano naman tayo dito? Isa pa, pagka as much as possible, kung nagka-hardening ka sa pen, and then you want to, the other, yung sa next day, i-cord mo sila or whatever, or change mo yung pen, you try to secure your chicken, get them from the pen at night time. And then you talk, give sounds para hindi sila, tapos meron silang tali rin. Parang hindi sila nagwawala sa loob ng pen at night time. Avoid, saka dahan-dahan. Always be gentle with your stags when you are trying to change places. Change yung lugar nila. Ipapalitan mo, ilalagay mo sa cord o sa another pen. Laging sa gabi ang para. Kasi kung sa araw, galing sila sa ano, tapos nilagay mo sila sa pen, makita mo parang labo yun, lipad na lipas. Maybe magkakatroma lang yung ano mo. So it's better to get them at night time. May question dito regarding dyan. Nahanapin ko lang. Ha? Pero ang question was, meron siyang stag na pag nililipat daw sa ibang cord, nangungupete o na parang naduduwag. Ano daw ba yung cause nun? Anong pwedeng gawin? Maraming causes yon. Maaring nung hinuhuli siya nung stag, hinabol siya ng hinabol. Nangyari na rin yan sa akin. Hinabol ng hinabol nila Tomas. Hindi na napakinabangal. Tuwing makakakita ng tao, takot na nangungupete na ayaw na. So, hands up yun. So yung ano daw. Pag nilipat yung recording yun, doon yung napapansin. Parang natatakot sa katabi na niyang stag pag nilipat. sa tao. In which case, pagka ganun yung kwan, pagka ganun na natural sa kanya, pagka nililipat, I would advise na don't fight that stag. Don't ever fight na. Kasi yan, yung kinukondisyon mong stag lang. Alam mo ba, pagka nandun sa holding pen, ninenerbus yung stag? Do you know the reason why pagka nilabas mo sila sa holding pen, dudumi sila ng marami? Bakit po? Do you know that? Why? Because ninenerbus sila sa loob ng holding pen. Kaya ayaw, mas possible, ayaw nilang dumumi ng pen kasi ninenerbus sila. Kaya pag nilabas mo na sila, nilagay mo na sa 3x3, bigla silang dudumi lahat, sabay-sabay sila dudumi. Yun ang reason kasi ninenerbus. Kaya kailangan sanayin mo muna yung stag dun sa holding pen bago ka mudalin sa sabungan. Sanayin na sila na natutulog dun sa holding pen.
Yeah, part of the conditioning process, no? Oo. Oh, kundi nienergyo ng isda ngayon pagka hindi sila sanay. O bandang mo, pagka nienergyo siya, baka nangayaw pa. Oh, di ba? Nangayaw, ganun. Oo. May mga karagyos na paglabas mo sa ano, yung opete. Ayaw mo pala. Oo. Kabahal pa naman ng change tag. Yung, pero yung hindi naman, yung sinasabing pag yung ililipat, nangangayaw, pag kami nakikitang iba, masamang ugali yun. Ay, better, kasi maraming factors yun, kung bakit nagkaganon. More or less, nagkaroon ng phobia yun, nagkaroon ng trauma. So, hindi natin alam kung nagka-trauma yun, kung nabubugbog siya nung istag siya o na-mishandled siya nung mga farmhand. Maraming causes yun eh. Parang ano siya, wala siyang territorial instinct. Kaya pag nilipat sa pwesto, parang ano siya, second grade sa mga katabi. Parang ganun yung feeling. May experience akong ganyan eh, Tito Joe. Dito lang yung alam yung territorial, kahit ilipat mo, aangkinin to siya. Hindi, parang ano ba, anong term doon? Tama eh, tama si Tito Joe eh. Pagdating sa ganyan, dapat yung handling maganda eh. Meron akong experience Tito Joe. Nangayaw yung manok sa bitaw. Ay di tumakbo. Lumipad sa bubungan yung manok. Kasi hindi na mahuli. Nakita ko ba naman yung tako, binabato. Sabi ko, tigilan mo nga ako yan. Kaya mo na dyan. Lalo ka akong mangangayaw yan sa ginagawa mo. Kumbaga, may process talaga ng pag-handle sa mga ganyan. Hindi basta mahuli mo lang. Bayaan mo siya muna. Halangan mo siya. Hanggang sa makabuo siya ulit ng territorial instinct niya. Yes, kapag nakipag-follow siya, doon mo siya hulihin. Hindi yung huhuli mo, hahabuli mo ng pilitan, lalo ma-stress. Yung mga broadcock, minsan sa matagal, no? Mamatagal yung broadcock sa pen. May mga broadcock na pag nilabas mo na sila, nangungubinta na sila sa katabi nila. Mga broadcock na yan, na but ako, as much as possible, pagka nakakita na ako noon, may mark na yon. Pag nakakita ako ng broadcock, halimbawa, nangupete, pagka nangupete, meron naman yon dahil pumayat siya. Kung katawan, pwedeng maging ganun, pwedeng yun ang maging rason kung bakit siya naghahak pagka nilabas mo siya. Pwede naman yung masyado siyang sanay dun sa kulungan na may kasamang babae tapos nilagay mo siya. Naging trauma sa kanya yan. Pwede rin yun. Pero ako, as much as possible, I don't want seeing my broodcock have that kind of behavior pagka nilalabas. Pagka meron nangyari yun, lumabas, may mark na yun. Minamarkahan ko na kagad siya. And as much as possible, the next season, I avoid na gagamitin siya for sa mga pag-pure, pag-inbreeding. Ngayon ko lang narinig na naman, tama ka dito, para sa manok, para pag tao rin, parang si Miss Ollie, pag nenervous na umiikot ang tiyan, pag tayo, pag nenervous, either parang gusto mong umihi or diba, dumumi. Sa manok din naman pala, tama rin naman. O pwede mo rin ma-observe yung ganyan. Ganun yun, oo. Pero pagka yung kwan, pabayaan mo, mga after 2 days, lalaban naman siya ulit. Tapos hindi naman pero ako personally may mark na sa akin yun. May mark na sa akin yun. Pero miski yung mga matatandang breeder sa Amerika, sinasabi nila nakaka-experience sila ng ganun. Pero when come fight, miski pukpukin mo ng martilyo yung ulo, hindi naman tumatakbo. Pero ako for being medyo to avoid, hindi ko na siya bibigyan ng sa susunod. Araw naman po ng mga laban, Tito, sa mga mismo sabungan na, anong na-experience mo na yung mga do's and don'ts sa araw ng sabong? Araw ng laban? Ayun, yung mga nanlalamig ang paa. Yung parang sinok mo sa bucket of water na may ice, yun sigurado talo na yun. Kasi hindi na magpe-perform yun. Tapos yung mga biglang
biglang pag bukas mo biglang namaga yung mata doon sa cockhouse mo na nangyari yun. O ang payo naman sa akin ng mga ibang veterinaryo, saksakan mo na kagad yun ng lasota 10 at 1 month or 20 days before yung actual laban. Before the laban. Oo, before the laban. Oo. Yung iba nga, yung ibang veterinaryo, I will not mention name, sabi 10 days to 12 days, pwede na. Pwede pang saksakan yun before the laban. Pero yung iba naman vet med, I don't know with your kuano cases, sasabihin 1 month, 20 to 1 month. Yeah. Kailangan so, masaksakan. We'll be on the second statement mo. Kasi anything close sa labanan na yun, hindi naman sinasabing walang effect, pero possible meron pa. So just to be on the safe side, para makuha mo pati yung full effect ng bakuna, ilagay mo doon sa... Bawa ko 20 to 1 month. Hindi na kasi... Actually, dito, sa observation din kasi namin, 2 to 3 days after vaccination, naglalabas ng impact sa manok. Mm. So pag lumabas ang impact ng manok, it takes days para siya makarecover. Mm. Pinaka-safe talaga namin, one month. Unlike ngayon, meron tayong mga bakuna na ginagamit na hindi naman nagkakaroon ng side effect. Pwedeng gamitin as long as talagang kailangan na. Depende rin kasi sa need eh. Mas sacrifice natin yung ilaban. Ito mga kasalto, instead na masacrifice yung buong farm natin. Meron tayong pwedeng gamitin dyan. Most especially yung mga... Kasi ito, Doc, sa totoo lang, naging kaso na rin namin to sa isang area na kailangan mag-vaccinate pero iniisip nila yung laban nila. Hmm. Yun, sabi ko, no choice kayo. Kailangan natin piliin na i-vaccinate yan kasi magsasuffer ang buong farm. I suggest gumamit kayo ng mga clone. Ako, ganun din naman sinasuggest ko, lalo kung may challenge. Compared sa... Kaya sabi ko, magta-take in risk. Pwedeng gamitin. Kasi, pagka, it's either, may challenge na, it's parang choosing the lesser evil eh. Mm. So, pag hindi mo pinakunahan, ito, panlaban mo, ipipilit mo ilaban, swerte mo kung hindi siya tamaan ng challenge. Pag binakunahan mo naman, yung bakuna, kung pwede may effect naman yung bakuna. Pero kung sasakali, at least medyo buhay yung manok mo. So, depending as sa necessity nung, nung pangangailangan. Pero definitely, pag gano'n, hanggat maaari, kung kaya mong delay yung laban, huwag mo muna ilaban. Unahin mo muna. Siguro, talaga Doc, mag-consult sa mga technician natin kasi sa mga ganyan, well, kung naman yung mga technician natin, like yung mga APS natin, well, understand naman nila yung mga bagay para ma-assess. No, kontakin nyo yung mga APS natin na sa area para kahit paano makuha nyo yung idea behind me kasi kami basta nagbibigay ng ganito unless nakita namin yung sitwasyon. Most especially dun sa mga area na hindi naman namin nakikita, may mga APS dyan na makakausap nyo. Magbibigay yan ng tamang recommendation pagdating sa kung ano yung tama na gagawin natin. Yan lang naman. Yan. Tito, ito last question before tayo maganda sa part ng mga question and answer. Ano yung hinahanap mo sa manok na masasabi mong malamang-lamang papalo ito? Hindi naman natin sinasabing para manalo. Malamang-lamang papalo ito, ibibigay niya yung lakas niya. Kumbaga yung mga signs na tipong yung manok mo will be nasa peak talaga nila. Are you referring to pre-conditioning? Conditioning? Hindi po. Sana ba na lang po? Yung sa actual mismo bago mo bitawan, kung ano yung mga signs na hinahanap mo? Sa day 5. Usually, it will not spell win or lose. No? Basta yung kailangan magtrabaho lang siya. Yes po. Yeah. Yung natural na trabaho niya sa bitaw, yun lang maipakita niya, okay na. Ganito yun. You try, pag nilagay mo sa limber pen mo, tingnan mo kung yung hindi siya restless, hindi siya listless, yung parang may hinahanap siya lagi. Parang move kalawa kanan, gano'n. Sa'yo, tapos pag-giri-giri. But lagi yan maghanap ng pagkain. Pag nakakita ng bowl na parang pakainan, yun. Alert na alert siya. Usually lahat ng panlaban ganun, sasabungan, whether stag or calf ganun. Dapat meron siyang reaction na pag nakakita nun, he wants to eat kasi kulang yung pinakain mo kasi pinopoint nga natin, di ba? Okay. Ngayon, ito very important.
titingnan mo kung meron chill o may fever yung manok mo. And how do you know that? Mm-hmm. Yun. Ah, you know? You know what to do? Okay. You try to feel your arms with your other hand. Your arms. Tingnan mo yung init ng arm mo, whether your left or your right. Haipuin mo. Halimbawa, haipuin mo yung temperature ng left arm mo. Dapat, ang init ng left arm mo, ganun din ang init ng leg ng manok mo. It's either a little bit warmer ng konti or a little bit colder. Pero yun ang gauge mo, yung init dun sa arm mo. Dito? Yes. Oo. Kailangan mas mainit ng konti, mas malamig lang ng konti. Pagka mas malamig na sinabi ko sa iyo parang may chill na nilagay mo sa bucket, mm-hmm. yung amig na manok mo, talo na yun. Pag masyadong mainit naman yun, nag-generate na ng fever yun. Kailangan, oo, meron ka ng meron mga gamot para makontrol, but it should be given 3 hours or 4 hours before. Kaya that is the reason why every 2 hours inilalabas yung manok. It's not hindi mo lang nilalabas, kung some people do it pero they don't know the reason behind it. Ang reason ba't nilalabas mo yung manok mo every 2 hours or yung iba every 1 hour is to tinitingnan mo kung ano yung reaction niya. Yun yun. Yun ang purpose ng paglalabas. Pangalawa, na-acclimatize siya dun sa sitwasyon na bago sa kanya. Paglabas ka ng labas, lalo na kinakausap mo, minamasahe mo yung dibdib before you place it dun sa 3x3, dun sa limbering pen. Nakakatulong yun para ma-calm down siya. Yun ang purpose nun kung bakit nilalabas. Kasi yung mga tao, hindi nilalabas ang purpose. Ba't mo nilalabas yung manok mo? They don't know. Yun ang ginagawa sa kabila eh. No. Logical purpose of that. When you try to place it. And then, tapos ipuhin mo. Baka nag-generate ng fever o nag-generate ng chill. Pag nag-generate na kailangan, meron kang, miski meron kang temperament lang na kalahati, 1/4 every, bigyan mo siya 3 hours, 4 hours before the time. Pero kung nakakita ka ng ganung mga abnormality, medyo lilo na sa pusta. Correct. Pagka malamig na yung paano mo, huwag ka na pumusta. Obligado, minimum. Basta minimum ka na lang. Pagka yung meron lang fever ng konti, yung paano manok mo, okay yun. Okay pa yun. Mm-mm. Kasi mas mataas naman ang talaga temperature ng manok kaysa sa tao. Oo. Kaya dapat mas a little bit warmer ng konti yung paano nila. Kaysa dun sa arm mo. Okay. Okay na okay yun. Yeah. Madalaban mo, talagang tatrabaho pa rin yung manok mo pagka meron mga ganun. Sana nasagot. Nasagot kita. Ano tayo? Mukhang diretso na tayo. Wala tayong break muna. Diretso tayo sa question and answer. So pakita ko muna yung mechanics. Tuloy-tuloy mo rin dito. Abangan mo dito, meron isang question mamaya inilalaan ko for the closing part. It's more of okay. Your negative. So ano muna tayo? Dito muna tayo. So magbibigay po tayo ng tatlong katanungan, the usual tatlong katanungan. Antayin nyo lang po ilabas yung katanungan sa comment section. Paglabas po nung tanong sa question sa comment section, sagot lang po kayo ng hashtag tuloy ang laban kasalto din tamang kasagutan. So huwag nyo po kakalimutan, lagyan ng hashtag tuloy ang laban kasalto. So pag labas ng comment section ng question, pagkakataon na po sumagot yun, just make sure po nandun yung hashtag na tuloy ang laban kasalto. And then after nun, yung tamang kasagutan. Okay? Okay? So, ito po yung mga question. Ito dyan yung mga question pinakita namin kanina. Ito yung mga ano, galing doon sa ating usapan. So, ibibigay na lang po natin yung question para sa mga viewers and they will answer it na sa kanila. So, para sa kanila po ito. So, hashtag tuloy ang laban kasalto tapos tanong sagot. Okay? So, kamo na. Pahinga ka muna dito dyan. Kami muna. Okay. Question number one. So, ano yung dalawang line ng okrob hatch ng alas ng salto na si Joe Alambiugin?
Pag nakita niyo na po sa comment section ang tanong niyan, sagot na po kayo sa comment section. Sagot niyo lang po ang hashtag tuloy ang laban kasalto, then tama sagot. So dalawang sagot po inaarap namin yan. Dalawang yung yellow legs niya at yung green legs. Ano po yung tawag doon sa dalawang linyada na yun? Binanggit ni Tito yon kung bakit ano din ang tawag noon. So, kung bakit saan nagmula din yung pangalan na yun. So, pag nandun na po sa comment section, lagyan nyo na po ng hashtag na tuloy ang laban kasalto, then tamang kasagutan. Okay? Yan. So, meron na. So, yung makakasagot po ng tama na to will be winning one sack ng Galimax 21 Chicken Prelay. Yung Galimax 21 Chicken Prelay po, ito po ang isa pong produkto uli na gawa po ng Salto na very particular po para sa developing pullet at para po sa maintenance ng mga inahin. Parati po natin nakakaligtaan na pagtapos ng breeding, binibigyan na natin kung ano ng patuka yung mga inahin kasi tapos na yung breeding. Pero nakakaligtaan natin na kailangan nating ibalik yung tamang nutrisyon upang magmanumbalik yung kanyang kagandahan ng katawan at katigasan o kagandahan ng kanyang reproductive system. Yan po ay makukuha nyo po sa tamang nutrisyon at yan po ang mga hatid sa inyo ng Salto. Yan po ang Galimax 21 Chicken Prelay. Okay, marami na po nakasagot ng tama. Ang sagot po nito ha, yung dalawang linyada, dalawang pangalan. Ano po yung yellow-legged Dutch na okro at ano po yung green legs na okro? So, pakita na natin. Marami na nakasagot, Doc. Okay, pakita na natin. Yan po. Si isang captain po at sabi nga ni Tito, kumbaga parang siya yung namumuno, leader pag nakikita. So they called him captain. At yung green legs, Bandam, sa lakas daw pumalo, parang si Jean Code Bandam. So kinuwala ng apelido, Bandam lang. So captain at Bandam line. Pero those are both okrubs. Okay, next question. Congratulations sa nanalo, no? Okay, next question, Dr. Ronald, ikaw naman. Ayan, next question mga kasalto, huwag kakalimutan yung hashtag natin ha, natuloy ang laban. Dapat meron tayo na bago tayo sumagot. Oh, so second question natin, ano ang dalawang patoka ng salto na para sa 4 months to 7 months na stag? Mananalo po kayo ulit ng isang sako ng Galimax 21 breeder ration naman ito. So malapit na ang ating breeding na napapanahon, kaya dapat tama ang sagot natin. Early, kailangan may hashtag. Tuloy ang laban kasalto. Oo, oh, lapit na naman. Actually, Doc, pinag-prepare na nga natin yung mga na customer lang, natin yun eh. Option na lang siguro nung mananalo kasi kung hindi sila mag-breed ng order bird, is either yung breeder pellet o yung Galimax 21 Chicken Prelay. So, option yan. So, ano yan? Dalawa po yun kasi baka kala nyo isa lang po yung patoka na dinisign po ng Salto para sa 4 months old pataas na mga stags at bullet. Ano po yung dalawa yun? Okay? So, pag alam nyo na po yun, ito, medyo trivia ito para sa mga alam na nakakagamit. Ano po yung dalawang klase po ng patoka? Isa po ay Salto at isa po ay Galimax. So, ano po yung ano na yun? Pangalan po nung ginagamit natin pang 4 months old up hanggang 7 months. So, pag lumabas na po yung question sa comment section, sagot na po kayo ng hashtag, tuloy ang laban kasalto, tapos yung dalawang klaseng patoka. Actually, may nakita na ako sa una-una eh. Kahit pa paano, isa pa lang nakikita kong may tama. Pero guys, sinabi na yung clue ni Doc Arvin, ha? Isang Galimax yun, saka isang Salto na brand. Meron na, may sumagot na lang tama, nakita ko. Ayan, nakita mo na. O yan, siguro i-reveal na natin, Doc, kung ano yung tamang sagot. Next na natin, yung tamang sagot. Ay. Ayan na, mga kasalto, congratulations sa mga nanalo. Napakaswerte nyo, may libre tayong patoka sa hirap ng buhay ngayon. Ayan, ang tamang sagot po ay Salto Stag Developer po. Yung nasa green na packaging at Galimax 2 Plus Natural. Ayan. So, congratulations po sa mga nanalo sa atin. Yan pong dalawa ang sagot para po sa 3 to 7 months na feeding natin. Baka kasi alam ng karamihan na yung 2 plus, akala lang yung pang-maintenance. Actually, dinevelop din yan para sa 4 months pataas. Na pupwede rin gawing maintenance. Naging ginawang maintenance ng ating mga kasalto. Okay, so dito na tayo. Next question, Dr. Ronald, ikaw na rin. Mananalo naman ng stag to from our genetic factory. Ayan, isang stag ha. Oh, antabay na sa mga nag-aantay dyan na manalo ng manok.
Ang question number 3, ano ang vitamin supplement na pwede sa paghahanda at isang type ng conditioning feed ng salto? Yan. Yan so, ha, mga salto mananalo po ng isang stag. Oo, isang stag na galing sa Salto Genetic Farm. Oo, isa lang ha. Isa lang ang kailangan. Ano dalawang sagot yan? Ano yung vitamins sa supplement Gambot. Na bangget tapos isang klaseng conditioning pellet? Tatlo yun. So, pili lang kayo isa. So, congratulations na in advance sa mananalo at marami na sumasagot. Mga Dok, ano kaya ang kwan nito? Siguro sweater to, no, Dok? Okrom! May cross ng okrom malamang yan. No? Okrom ba? Oo, oh, isa niya yung cross ng okrom sweater yan. Ayan ha, napakaswerte ha. Ayan mga kasalto, i-reveal na natin yung sagot. Congratulations, okay, ha. Kailangan may hashtag. Vitamin sa kayong conditioning pellet. Walang laban ko, ha. Oh. Kailangan may tuloy ang laban kasalto. Game. Game, go. Na natin. Ang tamang sagot ay, ang gamot po ay Bimicat. Pwede po kayong mamili ng sagot ng Salto Stag Conditioner, Salto Power Pellet, at Salto Conditioner, yung pinaka-old na conditioner pellet natin. So, pwede lang kayo mamili ng isa dyan sa mga conditioner pellet para manalo po ng isang stag na galing sa Salto Genetic Farm. Yan. Okay, so Vimicat and one of those three na isagot nyo. So, congratulations okay. Doon sa mga nagsagot ng tama. Antayin nyo lang po kayo na kontakin po kayo na ating Salto Representative upang ipaalam na kayo po yung nanalo at kung paano nyo po i-claim yung inyong napanalunan. Okay? So, feedback survey. May feedback survey tayo. Hindi pa yung tapos ng pagkakataon manalo. So, magpo-post po ng link ng Salto Philippines ng feedback survey sa comment section. Pagdating po doon, mag-comment lang pa kayo. Mag-comment lang po kayo. So, pipili tayo ng tatlong winners doon na magkakamit ng 300 pesos worth of vouchers. So, yung 300 pesos worth of vouchers, pwede lang pong gamitin yan sa mga Salto product. So, yan po yung habol natin. At least, nanggagaling sa inyo yung point of view sa kami mag-improve. Ang Salto premium product po, lalong-lalo ng Salto Wheat Germ Plus at yung mga ating animal health, lalo na yung Power Armor at Power Guard, ay available po online through Lazada at Shopee. So medyo pahirapan ngayon ang mga pag-travel sa mga bilihan natin. Kung medyo mataas ang challenge sa area, mas maganda nag-order tayo online. So lesser ang risk. Dadating na lang po yung inyong patoka sa inyong doorstep. So napakadali lang po kung umorder nito kung online sa Lazada at Shopee. Ina-add lang ito sa cart. So kung gusto niyo more details, sigurado ko kung usapin niyo yung mga misis nyo, alam niya kung paano umorder niya sa Lazada at Shopee. Maganda, sumabay pa kayo para wala siyang tanggi. Diba? Pag meron nakita niyo na online na sa Lazada, o isama mo sa akin ito. O, hindi mo parang ano, pantay-pantay. Sabay dadating ang inyong produkto. Okay, congratulations din ulit sa ating mga winners. Okay, next slide. Yan, sige po. Before yan, babalikan ko lang pala. Sige. Doc Ronald, sa iyo muna. Closing tayo. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, no? Napakaganda ang ating naging topic ngayong araw na to. Actually, Tito Joe is Tito Joe. Alam naman natin yan. Di ba ako naririnig, Doc? Naririnig, okay. Ayan. Alam naman natin na mga kasalto ay napakarami nating natutunan ngayon. Ang salto po ay handa laging magbigay sa atin ng karunungan para maituwid kung ano man ang kailangan nating tahakin pagdating sa breeding or pagdating sa paghahanda ng manok. Ang importante sa atin ngayon, mga kasalto, natuto na naman tayo sa panibagong pag-guest ni Tito Joe. Maraming salamat, Tito Joe, sa pag-attend po dito sa atin at marami po tayong natulungan ngayong araw na to. At sana po wag po kayong magsawang sumuporta sa salto at magturo sa mga bago or mga lumaman. Sabi ko nga, never stop learning in this game po. Sabi mo nga, diba, Tito, hindi ka pwedeng maging magaling dito, kailangan mong makinig. Siyempre, dapat respetuhin natin kung sino yung mga nakakaalam sa larangan ng pagsitabong. At isa ka doon, Tito. At maraming salamat sa iyo sa mga naituro at naitulong mo sa amin. Magaling magaling dito. Tip ko lang din sa mga kasalto, lalo yung i-invite no si Tito Joe sa farm nyo upang magkwento ng mga o magbigay ng mga tips sa kanya mga nakarang ay mag-experience na maibahagi sa iyo. Siguraduhin nyo lang sa farm nyo. Pag inimbita niyo si Tito Joe, merong lechon. Ay maghapon magkukwento yan. Basta huwag yung mawala yung lechon. Pero ito, Tito Joe. Ito yung question from...
Yes. Yung isang ano nga, yung isang month na supply pagka nag-deliver ng pitch, gawin ng chick booster, sinabi ko na kay Doc Ronald. Ah, okay, okay po, okay po. Yung month na ano, para pang... yung sa chick booster, yung kung tatlo yung i-deliver daw na month eh, yung isang month, yung chick booster. Ah, okay, okay po, okay po. Dito mo, tuloy-tuloy ang breeding ni Tito Joe, naghahanap pa na pansisiw. Ito po, question po, para ito yung parang pan-takeaway natin ng mga ating mga kasalto. So, question for Emmanuel Yatko Buendia. Tito Joel Mbugin, how would you want your legacy to be remembered through your bloodline? Do you want them to fight in big events and share them and have most breeders? May they be big or backyard, propagate them? Pareho lang yun. I will say na the reason that I really want as much as possible, kaya lang may concern naman eh, kasi meron akong partner, hindi ko naman pwedeng pamigay yung bloodline, no? So I want all these breeders, backyard and breeders alike who have a farm na, if given the chance to share my bloodline, I would gladly share my bloodlines with them. Kasi it's been long na I've been breeding this bloodline and I'm getting old. Every day you get old, every year you get old, and then you want to share what you have learned throughout the year. You share what you have. And then good, I will be very happy if I hear someone now who have been using my bloodline and they go successful financially and the joy of having them, breeding them. That would be my, I think that would be a very good legacy on my part to share what I have known and what I have. But I want to have those things now to happen. Oh, kasi lalo na ngayon, not everybody can afford naman yung karoon na magagandang bloodline. Especially nowadays. To be frank, I will tell you this. So I try beginners who are money, beginners with money, I don't recommend them buying materials in mainline US. For the main reason that my contemporary breeders like Belt, like Johnny Jumper or something, these are all conservative breeders. Now you have the progressive breeders. Wala ka nang puro halos makukuha sa kanila. So diluted na yung mga sinasabi, yung mga ginawa ng mga matatanda, no, yung mga grandparents nila, yung parents nila, ginawa na. You get so masyadong diluted. Magagamit mo lang 3 years, 4 years, tapos wala. They cannot continue, but they cannot perpetuate the name of the family. Kasi masyadong diluted na. Yeah. So better to take yung dito ka na sa Pilipinas. I believe na the good bloodlines of US, mainline US, is now here at the Philippines, in the Philippines. No? The sweater, the lemon, whatever you have, the claret, you have. The best hatchers are here now, the best butchers, the best gelsos, what you name it, and I think Filipino breeders have it now. So just be careful to whom you are getting your materials. Kasi marami rin ang loloko na ganun nga yung sinasabi. Based yun na nirefer sa'yo nung kaibigan mo. Na your friend have seen them fight for a longest time na nakikita nila laban. And meron silang ano na kung paano mag-breed yung kukunan nyo ng material. Baka mamaya, parang sa state din yan, may one half-half lang pala, sasabihin pure, tapos binili mo ng mahal. Mga ganun lang. That's a warning. Pero nandito na sa Pilipinas, don't spend so much money going to state. Nandito na siya. Even during 1980s, marami ng breeders dito may magagandang breed. It's only a matter of knowing those people who have this real McCoy.
doon na kayo bumili. And then you try, sabi ko, you try to select yung the ultimate process of breeding will be sa breeder yun, sa choice or selection. That is the one. And then, you try some spiritual guidance para huwag kang lukuhin. You pray. When you breed, you pray. And you try to share whatever you can share with those less fortunate than you are. Okay. Ito, John. Thank you for that note. And para sa mga pamangkin mong tulad naming hilaw, thank you na rin yes. for talagang yes. sharing. Ano natin? Ano sa, sharing your bloodline. We have your bloodlines din talaga. Thank you for that. Maraming pamangking hilaw si Tito Jo. Yes. And hopefully, Tito Jo, very, very thankful. I can share my bloodlines with you people. Yeah. I'll be thank you for that. And we're doing well talaga din with your bloodline. So, okay. Yeah, testimonial yan na coming from ano, talagang pili kayo ng yeah. mga materials nyo na true reputable breeders sa alam nyo ito. So, if ganun yun, less mistakes. Miski sa iba, maraming mga bloodline sa labas na mabibilang kayo. There are lots of people who can provide you with this good bloodline. Not me alone, you don't have to go to me. There are lots in Bacolod. Yeah, okay. Thank you, Salto, for inviting me to be your one guest this day. And I hope and pray that all of us will be blessed in our endeavors. Yeah. God bless you. Thank you, Doc. A lot of learnings. Okay. A lot thank of learnings much. Coming from a very, kumbaga, well, hindi, yung hinog na hinog sa industriya. Yeah, tinagali ko na, nahihirapan ako mag-English. Pero nandun yung thoughts. So, thank you for sharing yung mga na-experience mo, yung mga learnings mo throughout the years of breeding. And I'm sure yung mga kasalto, ang daming natutunan sa inbreeding. Bilang mga oras natin, marami pa. We have medyo limited tayo. At saka sabi ko nga sa kanila, yung tip lang, basta invite kayo sa farm, huwag nyo kalimutan litsyon. Ako eh, yan ang paano niyan. Yan ang kiliti niyan. Bigyan mo lang ng litsyon niyan. Ang dire-diretso ko ituan. O, dapat pala kung meron ganun para maintindihan nila. Next time, doon tayo doon sa webinar doon sa farm para yung try to posing. Yes, para may actual na pinakikita. At may makikita sa TV. Yung yan, okay. Tama yan. Na next one for the improvement. Kaso signal doon, okay? Yeah, I think that's okay. Okay, next time, we will invite you again, Tito Joe. So again, Tito, thank you for being our guest and sharing yung mga inputs for today. So hindi po ito last. Meron pa tayong tutuloy-uloy na susunod. At gawin po natin yung sinabi niyo na sa farm setting naman tayo para may actual kayo ng pinakikita. So mga kasalto, maraming salamat. Well, medyo extended tayo, pero ang dami po natin na i-share sa inyo. Hopefully, makatulong po ito sa inyong breeding itong susunod na mga season. And sa susunod pa uli. Maraming mga salamat ka sa ato. So kita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado. Ibang guest na naman po natin na next Saturday. Pero for now, alam ko busog na busog kayo sa informasyon. Lalo na sa sabi natin na hinog na breeder. So mo parang na hinog. The breeder. So talagang, and also salamat din for sharing the blood habang nasa live tayo. Papasalamat ako sa buong kasalto na marinig nila. Thank you very much, Tito Joe. So, uulitin po, maraming mga kasalto, maraming salamat. At kita-kita po ulit tayo. Doc Ronald, maraming salamat din. At kita-kita po ulit tayo sa susunod na mga webinars. Hindi lang po ito wala sa salto, meron po tayong usapang pagmamanok. Kita-kita po tayo, matuto at manalo. Maraming thanks. Salamat, mga kasalto. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Tito Joe. Thank you.